Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sa pagitan ng mga panahon, halos maglaho ang pag-asa at pangarap ni Kath. Ang tanging kasama at karamay niya ay ang kanyang matalik na kaibigan. Ang hirap tanggapin na wala na ang pinangarap niyang mahalin. Ang haba ng panahon na hinabol-habol niya si Marlo, at nang dumating na ang pinakaasam niya, bigla namang naglaho ito na walang paalam. Kasabay din ang pag-alis ng kanyang nanay na wala din siyang narinig na paliwanag. Pero nariyan si Liza, Zenny at Tess, nakasama niya sa hirap at ginhawa. Gagbi na naman ang kasabihan ng MGB group nila. Dumidilim na naman. Walwala na. It's video okay nights. It's showtime, sigaw ni Liza. Dahil walang humpay na naman ang kanilang weekend kantahan, as usual, sa bahay nila Liza sa P-Commerce. Solo lang ni Liza doon, lagi kapag weekend. Kakanta si Liza habang nagre-red wine ang barkada at may pulutan na mani at bukupay na nakasanayan na nila. Kasi yun na rin ang hapunan nila. Pangarap ko ang ibigin ka at sa habang panahon ikaw ay magkasama, ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito, pangarap ko ang ibigin ka. 7 years later. Tay! Nagmamadaling lumapit si Kath sa tatay niya. Inagaw niya ang bote ng gin na hawak nito. Kakaunti na lang ang natitirang laman niyon. Magpapaalam lang sana siya, kaya hinahanap niya ito sa buong bahay nila. Ang aga naman nito, Tay, sabi niya. Ibinuhos niya ang laman ng bote sa lababo. Nang pumihit siya sa paharap ng tatay niya, mababaka sa mukha nito ang labis na paghihinayang sa laman ng bote ng gin. Pero wala siyang maramdamang remorse sa naging kapalaran ng gin. Tay naman eh, alam niyo namang masama sa inyong alcohol. Dismayadong sabi niya. Nafufrustrate siya na hindi pa rin pala nito sinusunod ang payo ng doktor na tigilan na nito ang pag-inom ng alak. Namamagana ang atay nito sa kakainom. Wala naman kasi itong ibang ginawa sa nakalipas na 7 taon kundi ang uminom. Tila gusto nitong lunurin sa alak ang mga lamaang loob nito. Kahit pa sinabi na ng doktor ang pwedeng kahantungan ng pagiging sugapan nito sa alak, ay ayaw pa rin itong tumigil sa pag-inom. Mabuti na lang, at naikuha pala siya nito ng college plan, kaya nagawa pa niyang makapagpatuloy ng pag-aaral pagka-graduate niya ng high school. Mabilis niyang iwinaksi iyon sa isip niya. Ayaw niyang mag-entertain ng kahit na anong negative thoughts ngayon, dahil baka maka-attract siya ng negative vibes. Akala ko maaga kang aalis, Kath. Na-move ho ang interview ko ng 11, tugon niya. Kaya naman pala malakas ang loob nito na uminom sa kusina ay dahil inakala nito na wala na siya sa bahay. Napabuntong hininga siya. Mataman niyang tinitigan ng kanyang ama. Hindi na niya makita ang dating Raul Chua na kinalakihan niya. He was not reliable and dependable anymore. Nawala na ang dating responsable at masipag na tatay niya. Tay, baka ho pwedeng makinig naman kayo sa akin. Alam niyo naman kung anong makakasama sa health ninyo, di ba? Bakit paulit-ulit pa rin kayong umiinom? Pasensya ka na anak, hindi ko lang talaga mapigilan, sagot nito. Napanaginipan ko na naman kasi ang nanay mo kagabi. Kalimutan niyo na ho si Nanay Tay, dahil kinalimutan na rin niya tayo, sabi niya. Ayaw man niya ay bumabalik ang sama ng loob niya sa inang umabandona sa kanya. Bigla na lang itong naglahong parang bula. Sa nakalipas na 7 taon, ay wala man lang itong ipinaabot na pangangumusta sa kanilang mag-ama. It was like she had completely vanished in thin air. Tayong dalawa na lang ngayon, Tay. Kaya kung mahalaga pa ho ako sa inyo, sana naman sundin niyo ang bilin ko na huwag na kayong uminom.
para hindi tayo parehas maperuwisyo. Hindi ito kumibo. Sa halip ay umukulang ito. Itinaboy niya ang guilt na naramdaman niya sa kanyang dibdib. Lahat na ng strategy ay nasubukan na niya sa kanyang ama para lang mapatigil ito sa pag-inom. Iisa na lang ang strategy na hindi niya nasusubukan, ang maging brutal. Gusto niyang subukan ngayon kung uubra dito ang kamay na bakal para mapatigil nila ito sa pagbibisyo nito. Aalis na ho ako, Tay, paalam niya. Bit-bit ang wala ng laman na bote ng gin ay lumabas siya ng bahay nila. Itinapon na lang niya ang basyo sa unang basurahan na nadaanan niya. Mag-a-apply ka ba para maging showbiz reporter? Tinanguan ni Kath ang baklang nagtanong sa kanya. Kanina pa niya napapansin na tingin ito ng tingin sa kanya mula pa kaninang dumating siya sa lounge ng opisina ng editor-in-chief ng Diyaryong Bistado. Hindi na siguro ito nakatiis kaya lumapit na ito sa kanya. It was a relief dahil kinakabahan talaga siya sa magiging interview sa kanya. Hindi na niya mabilang kung ilang local publication ang inapplyan niya mula nang makagraduate siya. Pero wala ni isang tumanggap sa kanya sa mga pinag-applyan niya dati. Inilahad ng bading ang kamay sa harap niya. Ang mahaba at mapupulang kuko nito ang agad na napansin niya. Writer ako rito. Ako si Ellie Aznar. Call me Papa Ellie. Pakilala nito. Ako naman si Catherine Chua. Ilang years ka nang nagsusulat? Usisa niya. Mabuti na iyong malibang siya para hindi siya kabahan sa interview niya. Pang-apat pa siya sa pila ng mga i-interviewin. Mahigit 10 taon na rin. 7 taon para dito sa Bistado. Sagot nito. Tumabi ito sa upuan niya at bumulong. Doon muna tayo sa labas para makapagtsihan tayo ng husto. Tiningnan niya ang pintong nakasara sa tapat ng sofa na inuupuan nila. Baka tawagin ako. Hindi pa yan. Mga after 30 minutes pa bago matapos ang interviewan sa loob. Tapos may 3 pang nauna sayo. 30 minutes times 4. Diyos ko! Mapapanis ka kahihintay rito. Kumain muna tayo sa kantin para at least busog ka habang ini-interview ka ng editor namin. Palagay mo, ganoon pa katagal bago ako maisalang. Hindi ako masyadong mapalagay. Sagot nito. Itinirik pa nito ang mga mata sa kisame. Kung hindi ka sure, dito na lang ako. Baka bigla akong tawagin. Malampasan pa ako ng golden opportunity. Chorva lang yon, ang sabi ni Papa Ellie. Sure ako na isang oras ka pang maghihintay bago ka tawagin. Kaya tara, let's na. Mag-lunch ka na muna. Sumabay ka na sa akin. Tumayo siya. Sige na nga. Makasabay na sa iyong kumain. Baka bigla na lang akong tumambling mamaya sa gutom kapag nagpilit akong maghintay rito. Magkasabay na nga silang bumaba nito sa kantina. Mahilig ka ba sa artista? Napangiti si Kath dahil patok ang tip na ibinigay sa kanya ni Ellie kanina habang kumakain sila. Mahilig ho ako sa artista, Miss Rose. Sino ba naman hong tinayang hindi? Mahilig ka bang mang-intriga? Tanong pa nito. Iyan ho ang number one pastime ko. Nakangiti pa rin sagot niya. Ngumiti ito. Pinasadahan pa nito ang resume na ipinasa niya. Sinasabi rito na cum laude ka raw noong magtapos ka ng Com Arts sa UST. Hindi ba parang degrading para sa iyo na magiging isa ka lang showbiz na reporter ngayon? Hindi ho ako naniniwala riyan, Miss Rose. There's dignity in every work. Kahit pa siguro pagiging basurero, hindi dapat ikahiya. Disenteng trabaho ang pagiging showbiz reporter. Kaya bakit ho ako mahihiya? Nice. Para kang kandidata sa Binibining Pilipinas pageant. Very well said. Tumango-tango pa ito. Kahit na marami pang tanong ang sumunod na ibinato sa kanya, alam niyang for formality sake na lang iyon. Ramdam niyang nakuha na niyang approval nito. Nawala ng kasungitan nito na unang initong pinakita sa kanya pagpasok pa lang niya sa office kanina. Tatagal ka kaya sa trabahong to? Mabilis na tumango siya. Long-term career ang hanap ko, Miss Rose. At kung ibibigay niyo sa akin ang pagkakataong ito, hinding-hindi ko napakakawalan pa ito. Isinara na nito ang folder na naglalaman ng mga credentials niya. Pagkatapos ay inilahad nito ang kamay sa kanya. Welcome to Bistado Team, Miss Chua. Thank you, Miss Rose.
Bukas ka na lang mag-umpisa para sa orientation mo. Bukas na rin kita ipapakilala sa mga magiging kasamahan mo rito. That is, kung available ka na para mag-umpisa bukas. Available ho ako bukas, sagot niya. Very good. Bumalik ka na lang agad bukas. Yes, Miss Rose. Paglabas niya ng opisina nito, ay nakaabang na sa kanya si Papa Ellie. May kasama itong isa pang bading na may edad na. Ipinakilala nito sa kanya ang kasamahang reporter. Chiva raw ang pangalan nito. Kumusta? Tanong nito. Tanggap na ako, Papa Ellie. Thank you sa tip, ha? Nakangiting sagot niya. Walang anuman. Diyos ko, maliban dyan sa suot mong eyeglasses, ikaw lang naman ang pwedeng makapasa sa mga nag-apply kanina. Nakita mo bang mga itsura ng mga kasama mong aplikante? Inalala niya ang mga nauna sa kanya sa pila kanina. Okay naman ang itsura nila, ah. Masyado silang overdressed para sa trabahong ina-applyan nila. Lalo na yung kasunod mo sa pila, yung nakadress ng bonggam-bongga. Natawa siya nang maalala ang babaeng tinutukoy nito. Naka-floral na bestidang hanggang sakong ang haba ng babaeng nauna sa kanya sa pila. Okay lang naman sana ang dress kung hindi lang parang style na buhok ni Imelda Marcos ang buhok nito. Ikaw lang ang may potential sa mga kasamahan mo kanina, kaya nga nilapitan na kita agad. Salamat sa tips, ha? Itinanong lahat kanina ni Miss Rose ang mga sinabi ni Papa Ellie sa kanya habang kumakain sila kanina, kaya nga hindi na siya nahirapang mag-isipan ng isasagot sa interview. Umarte na lang siya na parang first time niyang narinig ang mga naturang tanong. Kailan ka raw mag-uumpisa sa trabaho mo? Pinababalik ako ni Miss Rose bukas. Good. Sumama ka sa amin sa isang movie press con sa hapon para naman makita mo na agad ang mundong pinasok mo. Sige, Papa Ellie. Excited na sagot niya. Natanggap ka ba? Usisa agad ng tatay niya pagpasok pa lang niya sa bahay nila. Lihim siya nagpapasalamat na sober ito. Oho, tay. Natanggap po ako. Saan dyaryo ka ba nag-apply? Sa Daily Bistado ho. Umupo siya sa sofa at hinubad ang suot na platform shoes. Maganda ang publication na iyon, ah. Saan section ka magsusulat? Sa entertainment ho, tay. Kumunot ang noon nito. Bakit doon? Iyon lang ho ang available na slot, eh. Ginarab ko na, sabi na lang niya. Sana hindi ka na lang nag-apply. Hinintay mo na lang na magkaroon ng slot sa news section. O kaya kahit sa feature man lang, bumuntong hininga siya. Alam na niya ang nararamdaman nito. Halos 2 taon na mula nang huminto ito sa pagsusulat para sa dyaryong matagal nitong pinaglingkuran. Ang dahilan, nahuli itong nangongotong sa isang mayamang Chinese businessman kapalit ng isang magandang artikulo tungkol sa negosyo ng huli. It was a widely publicized event. Na-televise pa kasi ang entrapment operation ng isang programa sa TV, kaya wala na rin nagawa kahit pa ang Tito Cons niya, kundi tanggalin sa trabaho ang tatay niya. Shock na shock siya nang makulong ang tatay niya dahil sa nangyari. Naging witness siya kung paano nito ininda ang pagkawala ng nanay niya sa buhay nilang mag-ama. Pero hindi niya inakalang aabot sa puntong pati ang propesyon nito bilang isang mamamahayag ay hahayaan din itong maapektuhan. Iniurong din naman ng Chinese businessman ang kaso sa bandang huli. Pero nasira na ang kredibilidad ng tatay niya bilang isang journalist. Wala nang tumanggap dito na kahit na anong publication. He had lost his job and his reputation in the process. Mas malalang parusa iyon kaysa sa pagkakakulong. Napukaw ang pansin niya nang muling magsalita ang tatay niya. Huwag ka nang tumuli sa pagpasok doon, Kathy. Babalik ako roon bukas, tay. Cum laude ka ng graduate, Kath. Bakit magtsatsaga kang isulat ang tungkol sa buhay ng mga artista at ibang showbiz personalities? Pumalatak ito. Hindi ako naniniwalang magugustuhan mo ang trabahong iyan. Hindi ka para diyan. Wala naman ho akong choice, tay. Mabuti nga ho't hindi nila nakilalang apelyido ko. Kung hindi, baka umuwi na naman akong luhaan pagkatapos ng interview ko. Alam niyang walang tumanggap sa kanya kahit na nag-uumapaw ang qualifications niya dahil anak siya ng tatay niya. Naging estigma ang apelyidong Chua dahil sa eskandalong kinasangkutan ng kanyang ama. Kaya nga pinili niyang mag-iba na lang ng linya. Light ang showbiz news kaya iyon ang inaplayan niyang trabaho. Sandali itong natigilan pero hindi pa rin pala ito sumuko. Tumawag ka na lang sa publication bukas na hindi ka na makakapasok.
Papasok ho ako, Tay, giit niya. Pwede ka namang maghintay na magkaroon ng bakante. Ang tagal ko na hong naghihintay, Tay. Magdadalawang taon na mula nung graduate ako sa college. Pero hanggang ngayon, dakilang tambay pa rin ako. Naturingan akong cum laude, pero hindi naman ako matanggap sa trabaho. Nakakahiya naman ho iyon, Tay. Ilalapit na lang uli kita sa mga kilala ko. Huwag na ho, Tay. Mapapahiya lang tayo. Agaw niya sa sasabihin nito. Nagpakawala ito ng malutong na mura. Ako naman na nagkamali. Bakit kailangang madamay ka sa ginawa ko? Dahil anak niyo ho ako, sagot niya. Dala kong apelyedo niyo, kaya nakikilala agad nila ako. Pagkakita nila sa tsuwa, tinitingnan nila agad kung anong pangalan ng tatay ko sa resume. Ayaw na sana niyang sabihin iyon, pero mukhang wala itong balak na tumikil. Wala naman siyang balak na magpigil dito, kaya nga kailangan niyang soplahin ito. She hated to do that, pero iyon lang naman ang paraan para ma-realize ito na kung may iba lang sanang tatanggap sa kanya para magsulat sa news section ng isang publication, hindi na siya mapupunta sa showbiz section. Pero dahil sa pagkakamali ng tatay niya, hindi na yata mangyayari pa iyon. Ako lang ang nagkamali, Kathy. Hindi kanila dapat na idamay. Kaso nga ho, hindi naman ganoon ang nangyari. Saka hindi na natin saklaw ang desisyon ng mga publication na hindi ako tanggapin. Na-frustrate na naman siya nang maalala ang mga kabiguan niya sa paghahanap ng trabaho noong bagong graduate pa lang siya. Hindi kanila dapat idinamay. Iyon din ang akala niya, na hindi siya madadamay sa gulong kinasangkutan ng ama. Pero pareho silang nagkamali ng akala. Hayaan na ho natin yun, Tay, para wala na tayong magagawa para ibalik pa ang nakaraan. Ang importante ngayon, dumating na ang trabahong hinihintay ko. Mag-uumpisa na ako bukas. Magkakaroon na rin ako ng silbi sa wakas. Sinasabi mo bang wala akong silbi, Kathy? Tay naman, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Napaka-sensitive niyo naman. Hindi na ito umimik. Pagod na pagod ang pakiramdam niya, kaya hindi na niya iginiit na ituloy ang nilang usapan. Napapagod na siya, palagi na lang niyang isinasalba ang nasasaktan nitong pride kapag nag-uusap sila. Parang gusto na niyang sumuko sa pag-aangat ng self-esteem nito. She was physically and emotionally drained sa loob ng 7 taon mula nang iwan sila ng nani niya. Papanhik na o ako para magpalit ng damit, Tay. Paalam niya rito. Bahagya na lang itong tumango bago itinutok ang mga mata sa TV screen. Pero duda siya kung may naiintindihan ito sa pinanunood nito. He had that far away look once again. Mabigat ang mga paa na pumanhik siya sa kwarto niya. Catherine Chua. Dramatikong sabi ni Chiva sa pangalan ni Kath. No offense meant Kath ha, pero walang dating kapag iyon ang pseudonym na gagamitin mo. Komento ni Papa Ellie. Nasa conference room sila, katatapos lang ng orientation sa kanya ni Miss Rose. Ipinakilala siya ng huli sa mga kasamahan niya sa pagsusulat sa bistado. Naiwan silang 3 roon para pag-usapan daw ang magiging pen name niya. Sa 1 linggo pa naman siya official na magsusulat para sa tabloid. Ipapa-familiarize muna raw siya ng mga ito sa mundo ng showbiz. Masyado naman kasing common ang Kath, sabi ni Chiva. Kung gamitin mo na lang kaya ang buong pangalan mo na Catherine Chua. Huwag na, tanggi niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nangimi na gagamitin ang totoong pangalan niya. Aminado siyang nagkaroon ng epekto sa kanya ang pagkaalala sa trauma na inabot niya sa nangyari sa tatay niya. Ipinaaalala niyon sa kanya ang lahat ng mamapait na karanasan niya kaugnay niyon. Sunod-sunod na disappointments ang taglay niya. Girls, may naisip akong pwedeng maging pen name ni Kath, sabi ni Papa Ellie maya-maya. Nabaling dito ang tingin nila ni Jiva. How about sweet? O Jiva, parang matamis lang as in walang pait na pinagdaan ng bongga, diba? Ay, bongga nga. Gusto ko nga yun, sabi ni Papa Ellie. Pumalakpak pa si Jiva sa sobrang pagkaaliw. Malapad na ngiti naman ang ibinigay niya kay Papa Ellie bilang approval. Isipin naman natin kung ano ang magiging title ng daily column ni Kath. Ay, ni Sweet pala. Tayo pa rin ba doon, bakla? Hayaan naman natin si Sweet ang mag-decide nun, sabi ni Chiva. Bumaling ito sa kanya. Ikaw ang mag-isip, Sweet. Dapat,
ang iyong magiging title ng column mo, iyong carry mong dalhin for as long as you live. Iyong magiging proud ka na kapag sinabi ang title ng column mo, synonymous sa pangalan mo. Iyong tipong magre-reflect sa personality mo. Sige, pag-iisipan ko yan. Isa pa nga pala, sabi ni Chiva. Pinagmasa nito ang mukha niya. Hindi mo ba talaga pwedeng palitan ang eyeglasses mo? Ayaw mo ng clear na frame? Okay nga yan eh, may kakaibang dating si Sweet. Parang si Christy Solis lang. I'm sure, marirecall agad siya ng mga showbiz personalities dahil sa suot niyang salamin. Kontra ni Papa Ellie. Kung sa bagay, sige na nga, huwag mo nang palitan iyan. Sasayanin ko na lang ang sarili kong tingnan ka. In the meantime, lumabas muna tayo para mag-lunch. Gutom na, Ketch? Sabi ni Papa Ellie. Tumayo ito at dinampot ang shoulder bag. May baon ako, sabi niya. Naisip niyang mas makakatipid siya kung magbabaon na lang siya ng pagkain at sa kantina na lang kakain. Bukod sa packed lunch, ay may baon din siyang sandwich para si merienda niya mamaya. Nagkatinginan ng dalawang bakla. As in? May baon kang lunch? Halos panabay na tanong ng mga ito. Tumango siya. Binuksan pa niya ang dalang bag at inilabas ang Tupperware na pinaglalagyan niya ng baong kanin at ulam. May baon pa nga sa niyang sariling mineral water. Bawal ba? Ano ka? Grade 1? Hindik na sabi ni Chiva. Si Papa Ellie ang sumagot sa tanong niya. Hindi naman bawal ang magbaon ng pagkain, iha. Kaya lang, kung dito ka kakain sa office, wala kang masasagap na chika. And it's a big, big no-no-no para sa trabaho natin. Ang gastos naman kasi kung sa labas ako lagi kakain. Naku, huwag mong isiping gastos yon. Investment ang tawag natin doon. Paano naging investment ang paggastos? Sumama ka sa amin ngayon para maintindihan mo ang punto ko. Nakita siguro ni Ellie ang pag-aatubili sa mukha niya, kaya hinawakan na siya nito sa baywang. Hoy bro, huwag mo akong ipahiya. Huwag kang mag-alala. Sagot kita hanggang sa matikman mong unang sweldo mo rito sa bistado. Nakakahiya naman sa'yo. Sus, wala yon. Ako ang mentor mo, kaya dapat lang na ipaintindi ko sa'yo ang kalakaran dito sa mundong pinasok mo. Para naman hindi ka maiwang tutulog-tulog sa pansitan. Nagpaakay na siya rito palabas ng conference room. Nakasalubong nila sa lobby si Miss Rose. Oh, saan niya dadalhin si Miss Chua? Usisa nito. Ipapakita namin sa kanya ang showbiz world, madam, sagot ni Ellie. Mabuti pa nga, para naman nasasanay na yan sa pang-iintriga. Korak! Sagot ni Cha. Isasama namin siya mamaya sa movie press con ni Piolo Pascual para ma-immune na ito agad sa charm ni Papa P. Do that. Kayo na ang bahala kay Kat. Sweet. Sweet na ang bagong pangalan niya, madam, sabi ni Ellie. Sweet. Ulit ni Miss Rose sa pen name niya. Nice! May dating ang pen name niya. Catchy! Sabi ni Chiva. Parang walang asim at di mapakla. Hahanap-hanapin. Bruha ka? Sige na! Lumabas na kayo para makasagap kayo ng sariwang chika. Pagtataboy ni Miss Rose sa kanila. Sariwang chika, imbis na sariwang hangin ang sasagapin nila. Pero alam niyang dapat niyang sanayin ang sarili sa weird na mundong pinasok niya. Dahil iyon lang ang mundong yumakap sa kanya sa kabila ng apelyedong taglay niya. At iyon lang ang mundong hindi kinestyon ang kredibilidad niya dahil sa pagiging tsuwa niya. And because of that, she would forever be grateful to the showbiz world. Natigilan siya sa salitang ginamit niya. Forever? Naalala tuloy niya si Marlo at ang nasirang pangako nito tungkol sa forever. Itinaboy agad niya iyon sa isip. Mayroon na siyang career na dapat pagtuunan ng pansin. Makakalimutan na rin niya sa wakas ang lalaking na nakit sa damdamin niya. 7 taon na ang nakakalipas. Fresh na chika. Sinunda ni Sweet ang hinayo ng mga mata ni Papa Ellie. Nakita niya si Mickey Maghirang, isang mati ni Idol na papasok sa restaurant kung saan sila kumakain. Pamilyar sa kanya ang mukha ng babaeng nakalingkis sa braso nito. Pero hindi lang niya matandaan kung sino iyon. Miggy! Kinawayan ni Chiva ang aktor. Halatang nagulat si Miggy pagkakita sa kanila. Pero ngumiti rin agad ito bago lumapit sa mesa nila. Pasimpleng inalis na naman ng babae ang pagkakapalupot nito sa braso.
Kumusta ho kayo, tita? Tanong ni Miggy pagkatapos bumesa sa dalawang reporters. Okay naman kami, Miggy. Sagot ni Ellie dito. Ikaw, ang kumusta na? Tahimik na tahimik ang love life mo ah. Hindi namin alam na kayo na pala ni Armina Rosales. Hinulaan lang niya na ang tinutukoy nito ay ang babaeng kasama nito. Nagkita lang kami sa lobby, tita. Sagot ni Miggy. Really? Really, kahit itanong niyo pa sa kanya. Bumaling ito sa babae. Diba, Mina, nagkita lang tayo sa lobby? Yes, tita. Nagkataon na nagkasabay lang kami sa pagpasok sa lobby. Kakatagpuin ko kasi ang manager ko. Sumabay na lang ako kay Miggy papasok, paliwanag ni Armina. Napataas ang isang kilay ni Sweet. Ibig niyo bang sabihin, walang issue sa inyong dalawa? Prank ang tanong ni Ellie. Naku, walang wala tita. Very much single and available ako ngayon, sagot ni Miggy. Alanganing ngititian ang alanganing sisimangot na naman ang itsura ni Armina. Nagpaalam na ang mga ito sa kanila at saka umupo sa kabilang side ng restaurant. Well, ano sa tingin mo? Nakataas ang kilay na tanong sa kanya ni Ellie. Umiling siya. Obvious ba? Well, ikaw na ang bahalang sumulat tungkol sa nakita natin ngayon dito. Magandang opening salvo yon para sa magiging column mo, sabi ni Papa Ellie. Hindi niyo ba isusulat agad ito? Nagtatakang tanong niya. Sandaling nag-isip si Ellie. Pwede naming isulat ng pahapyaw lang, parang blind item ang dating. Pero ibibigay na namin sa iyo ang privilege na isulat ito in details. Ikaw na ang bahalang dumiskarte kung gusto mong i-booking agad ang nakita mo o gusto mong isuspense ang reader. Given na ang pagiging generous ni Ellie sa kanya, pero nahihiya siya kay Chiva. Okay lang ba sa'yo na ako ang magsulat tungkol dito, Chiva? Oo naman! Mabilis na sagot nito. Scoop ito, kaya galingan mo ang delivery. Go, go, go! Salamat sa inyo ha. Emosyonal na sabi niya. Malaking boost sa moral niya ang support ng mga ito. Ayon, pakli ni Ellie. Ito ang sinasabi ko sa'yo, na investment para sa atin ang paglalabas sa mga cubicle natin. May mga natitisod tayong mina ng scoop kapag nasa labas tayo. Naiintindihan ko na ngayon, aniya. She still had so much to learn at open naman siya sa ideyang kailangan niyang aralin ang kalakaran sa mundo ng showbiz. May mga generous siyang mentor kaya swerte talaga siya. Sweet! Kung hindi pa siya tinapik sa braso ni Ellie, ay hindi pa siya matitinag sa pagkakaupo niya. Natulala ka riyan, Sweet, sabi nito. Parang ibang tao pa rin ang tinatawag nito kapag ganoong pangalan ang lumalabas sa bibig nito. Hindi pa rin siya sanay na iyon na ang pangalang gamit niya. Well, wala pa namang 24 hours since mabinyagan siya ng Sweet, kaya understandable ang paninibago niya. Ang gwapo ni Papa Pino, tinanguan niya si Chiva. Kanina pa nga siya starstruck sa lalaki. Hindi lang ito gwapo, may sense din ang mga sagot nito sa mga tanong na ibinabato rito ng mga reporter. Gwapo talaga yan, galante pa. Kaya maraming showbiz reporters ang nagmamahal kay Piolo, sabi ni Ellie. Agree ako riyan, sabi ni Chiva. I-familiarize mo ang sarili mo sa ganitong event, Sweet, dahil magsasawa ka sa kakadalo sa mga press con. Ikaw na lang ang bahalang mag-take down notes sa mapag-uusapan sa ganitong okasyon. Pwede mong isulat ang naging takbo sa question and answer portion o pwede mong isulat ang mga artistang nakita mo sa event. Ikaw na ang bahalang dumiskarte kung anong gusto mong gawin subject sa article mo. Engrossed siya sa pakikinig sa mga ibinibigay nitong tips sa kanya. Unang araw pa lang niya ay marami na agad siyang natututuhan sa mga ito. Kumusta naman ang unang araw mo sa trabaho mo? Halata agad ni Sweet na nakainom na naman ang tatay niya. Madulas na ang dila nito. Ayos naman ho, tay. Anong ayos sa showbiz? Papanhik na ho ako, tay, paalam niya. Ayaw niyang makipagtalo rito. Lasing ito kaya siguradong hindi siya mananalo sa argumento. Bago siya makalampas sa kinatatayuan nito, ay pinigil nito ang braso niya. Huwag ka na uli pumasok bukas. Dito ka na lang sa bahay, kaysa naman magsulat ka ng mga baho ng mga artista. Wala ho akong balak na manira ng mga artista, tay, katwiran niya. Sa ngayon, pero kapag nagtagal ka sa linyang yan, matututo ka maging pintasera. People suck on negative things about other people, lalo na sa mga artista,
Kay maganda, kay pangit, ang publicity, publicity pa rin iyon. Ano ba namang klaseng katwiran iyon? Baka mahawa ka lang sa mga kababawan ng mga tao sa showbiz. Napamaang siya dito. Naririnig niyo bang sinasabi niyo, Tay? Alam ko kung anong sinasabi ko. Hindi ako bobo. Paasik na sabi nito. Wala ho akong sinabing bobo kayo. Ang sinabi ko lang, huwag niyong husgahan ang mga tao sa showbiz dahil hindi niyo naman sila kilala. Kahit pa hindi ko sila personal na kilala, alam ko kung ano ang kalakaran sa showbiz dahil dati rin naman akong nagsusulat sa dyaryong may showbiz section. Puro blind item, publicity, gimmicks at kung ano-ano lang nakababawan ang laman ng section ng showbiz. Sobra naman kayo, sabi na lang niya. Basta, huwag ka nang pumasok bukas. Nakipagtitigan siya sa kanyang ama. He had lost his authority on her a long time ago. Papasok abukbukas sa trabaho ko, Tay, at hindi niyo ako mapipigilan. Wala ka na talagang respeto sa akin. Itanong niyo ho sa sarili niyo kung bakit kayo nagkaganon, Tay. Inamin mo rin na wala ka nang respeto sa akin. Galit na sabi nito. Manang-mana ka talaga sa nanay mo. Pareho kayong walang kwenta. Matagal siyang natigilan. Ang akala niya ay immune na siya sa ganoong klaseng pananantita ng tatay niya patungkol sa kanyang ina. Pero iba pala ang dating kapag kasama na siya sa usapan. Ano bang ginawa ni nanay sa inyo at ganyan na lang kalaki ang galit niyo sa kanya, Tay? Usisa niya. Nag-iwas ito ng mga mata. Basta, walang kwenta ang nanay mo, kaya siya biglang lumayas. Anong pagkakapareho namin? Pareho kayong walang respeto sa akin. Napailing siya. Baluktot na talaga ang katwiran ng tatay niya. His state of mind and mood were getting worse every day. Hindi ko ho kayo maintindihan, Tay. Nabobo ka na rin ba gaya ng nanay mo? Umiling uli siya. Hindi ko kayo maintindihan dahil wala naman kayong sinasabi kung anong totoong dahilan ng pag-alis ni nanay at may pagkakaiba kami ni nanay. Matama niya itong pinagbasdan. Hindi ako gaya niya na iniwan kayo kahit na nahihirapan na rin akong pakisamahan kayo. Namula ang mukha ng tatay niya. Lumayas ka rito. Hindi naman kita kailangan. Patakbong pumanhik na lang siya sa kwarto niya. Malalang sagutan ang namagitan sa kanilang mag-ama. At para palayasin siya nito sa bahay nila, malala na talaga ang kalagayan nito. Lalampasan na talaga sana ni Sweet ang tatay niya na nakaupo sa sofa sa sala nila. Mula noong palayasin siya nito sa bahay, ay kibuindili niya ito. Para naman kasing nangahamon ito palagi ng away tuwing bubuka ang bibig nito. And she did not want to pick up a fight. Ayaw niyang tuluyang mawala ang respeto niya rito, kaya umiiwas na lang siya. Ibinato nito ang hawak na dyaryo sa ibabaw ng center table nang dumaan siya sa tapat nito. Saan cheap na presscon ka na naman ang galing? Tanong nito. Hindi siya kumibo. Wala na itong alam gawin kundi laitin ang trabaho niya. At napipiko na siya. Pinipigilan lang niya ang sarili na patulan ito palagi. Nilampasan niya ito. Nasa unang baitang nananghagda ng paan niya nang maramdaman niyang may tumama sa likod niya. Iyong pagiging bastos ba ang natutuhan mo sa klase ng trabaho mo? Bulyaw ng tatay niya. Nang pumihit siya para harapin ito, ay nakita niya sa sahig ang ibinato nito sa kanya. Isang edisyon iyon ng bistado na nilamukos ito para ipambato sa kanya. Ayaw ko hong makipag-away sa inyo, Tay, sabi niya. Tumigil ka sa trabaho mo kung gusto mong matahimik tayo sa pamamahay na ito. Pasigaw na sabi nito. Tumigil ho kayo sa kaiinom nyo para matahimik tayo rito. Wala kang karapatang diktahan ako kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Wala rin ho kayong karapatang diktahan ako sa gusto kong gawin sa buhay ko. Gagat niya sa pangangatwira nito. 6 na buwan na siyang nagsusulat para sa bistado at nag-e-enjoy siya sa trabaho niya. Pero hanggang ngayon ay hindi nito matanggap na nagsusulat siya tungkol sa mga artista at iba pang personalidad sa mundo. Abat walang hiya ka talagang bata ka? Marunong ka nang sumagot ngayon? Aktong susugurin siya nito pero hindi siya natinag sa kinatatayuan niya. Umabot na siya sa puntong nahiling niya na sana isaktan siya nito para magkaroon siya ng dahilan na lumayas sa bahay nila. Hindi ba dahilan ang lagi ninyong pag-aaway ng mag-ama? Pero bago ito makahakbang ay sumuray ito. Nangunyapit lang ito sa sandali ng sofa. Masama talagang epekto sa iyo ng klase ng trabahong mayroon ka, Catherine. Naging lapastangan ka sa akin.
Tanungin niyo ang sarili niyo kung anong trabaho ko, ano nga bang nagtutulak sa akin para mga tuwiran sa inyo. O kayo na rin mismo. Nakaramdam na naman siya ng pagod. Palaging ganoon ang pakiramdam niya tuwing magtatalo silang mag-ama. Nagiging vicious cycle na lang ang lahat. Napapagod na talaga siya sa palagi nilang pag-aargumento. Kung alam ko lang na nagmana ka sa nanay mo, huwag niyo na hong idamay si nanay sa usapan natin, Tay. Matagal na siyang wala sa buhay natin. Awat niya rito. Matagal na siyang wala, pero hindi pa rin kayo nakaka-move on sa nangyari sa pamilya natin. Walang hiya ang nanay mo eh. Hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin habang nabubuhay ako. Ano ba kasing ginawa sa inyo ni nanay? Hanggang ngayon, ay hindi pa rin niya alam ang punot dulo ng paghihiwalay ng mga ito. Binalak niyang umupa ng private detective para hanapin ang nanay niya. Pero hindi pa siya makapagdesisyon. Nakakatampo rin naman kasi na hindi na talaga nagpakita pa kahit sa kanya ang nanay niya. Para bang kinalimutan na lang din ito na may anak ito. Umupo uli sa sofa ang tatay niya. Hindi na ito kumibu pa. Palaging ganoon ang drama nito tuwing magtatanong siya tungkol sa nakaraan na hindi nito masabi-sabi sa kanya. Bahala ho kayo kung ayaw niyong sabihin sa akin kung anong ginawa ni nanay noon. Pero huwag niyong asahan na titigil ako sa pagtatrabaho ko dahil hindi mangyayari iyon. Nag-e-enjoy ako sa trabaho ko. Nag-e-enjoy ka sa pagkalkal sa baho ng mga artista? Anong nakakaaliw roon? Mas mabuti na iyon kaysa naman mangotong ako sa mga artista kapalit ng magandang write-up tungkol sa kanila. Hindi na uli ito kumibo. Itinuloy na niya ang naantalang pagpanhig. Wala siyang makapang pagsisisi sa nasabi niya sa tatay niya. Nilalait nito ang trabaho niya, gayong wala naman siyang nakikitang masama sa ginagawa niya. Ang lakas ng loob nitong laitin ang propesyon niya, samantalang ito naman ang sumira sa sarili nitong pangalan sa larangan ng pamamahayag. Ito ang dahilan kung bakit lumiit ang mundong ginagalawan niya. Showbiz world embraced her. Kaya wala itong karapatan na laitin ang mundong pinakikinabangan nila pareho. Pagod na humiga siya sa kama niya. Talaga ang kinukonsiderin na niya ang lumipat na lang ng bahay para matigil na ang away nilang mag-ama. Susustentuhan na lang niya ito ng pagkain at iba pang pangangailangan nito. Pero tuwing maiisip naman niya na wala na ito sa hustong pag-iisip para alagaan ang sarili, umuurong siya sa plano niyang bumukod. Hirap na siya sa sitwasyon nilang mag-ama. Kung pwede nga lang na ibalik lang sa dati ang lahat, pumikit siya ng mariin. Sa mga ganoong pagkakataon, lalo niyang na-appreciate ang kinang ng mundong ginagalawan niya. Dahil kapag wala siya sa loob ng bahay nila, nagagawa niyang kalimutan ang problema niya sa tatay niya. Sa ingay at intriga sa showbiz, nakakasumpong siya ng aliw na hindi niya nararamdaman sa kalagayan niya sa bahay. Kumusta ka na, sis? Okay lang, sagot ni Sweet sa tanong ng kaibigan niyang si Tess. Nagulat siya nang puntahan siya nito minsan sa bahay nila. Nagpalitan sila ng cellphone number at ito ang kumonta kinang Zenny at Liza. Kaya naman nagawa nilang magkaroon ng reunion ng mga dating kaibigan. Anong balita sa'yo? Ano ng trabaho mo ngayon? Usisa ni Liza. Ang laki na ng tiyan mo, pero hindi ka pa rin nagbabago, Liza. Chismosa ka pa rin, natatawang sabi ni Zenny. Talaga, and I'm proud to be one. Humagikik na sagot ni Liza. Hinimas pa nito ang malaking tiyan. 8 months pregnant na ito sa panganay nito. Bumaling ito sa kanya. So, ano na nga ang update sa'yo, Kath? Bago pa niya masagot ang tanong nito, ay may tumawag sa kanya. Kinawayan niya si Ellie na papasok sa restaurant kung saan sila nakikita-kitang magkakaibigan. Sweet! Sweet na bang pangalan mo ngayon? Nagtatakang tanong ni Tess sa kanya. Mamaya na lang ako magpapaliwanag, sagot niya. Hinintay niyang makalapit sa kanya si Papa Ellie. Nakipagbeso siya rito. Anong mayroon, girl? Ipakilala mo na muna ako sa mga friendships mo, Sweet, sabi nito. Ipinakilala nga niya ito sa kanyang mga kaibigan. Ano mang mayroon? Ulit niya sa tanong kanina. Dito lang niya nasabi sa kanina ang whereabouts niya. At para sumugod pa ito roon, siguradong may big event na nagaganap. May naghahanap sa'yo sa office. Sino? Guess who? Nagkibit balikat siya. Sa haba ng listahan ng mga kilala niya sa showbiz, baka abutin sila roon ng gabi kapag inisa-isa niya ang posibleng naghahanap sa kanya.
Hinahanap ka ni Manay Sen ang bukan. Kumunot ang noon niya. Bakit naman ako hahanapin ang manager ni Naomi? Nagtatakang tanong niya. Kilala niya ang talent manager tandem dahil maganda ang PR ng mga ito sa press people. Ma at pa, iyan nga ang malaking question mark kaya bigla akong napasugo dito. Grabe ka naman girl, sana itinext mo na lang sa akin para hindi ka na nagpagod. Gusto ko kasing tsumika sana. Wala ka ba talagang ideya kung anong sadya sa'yo ni Manay? Wala eh. Pero hot item ngayon ang alaga nun dahil sa feud kay Narisa. Sagot niya. Yun nga mismo ang concern ko. Baka sasagot na rin sila finally sa sunod-sunod na banat ni Lily Aura sa kampo nila. Sinulyo pa nito ang mga kaibigan niya na pawang clueless sa pinag-uusapan nila. Pero na-realize ko na istorbo ako sa reunion nyo kaya mamaya na lang tayo mag-usap. Go muna ako sa location shooting ng Innovators Films. Tumayo ito. Bumeso uli ito sa kanya. Pasensya na kayo sa istorbo girls. Work-related lang sa kadya ko kay Sweet. Okay lang, sagot ni Thess. Thank you girl, sabi niya. Sinundan niya ito ng tanaw hanggang sa makalabas uli ito ng restaurant. Diba showbiz reporter yun? Ungkat ni Liza. Tumango siya. Naalala niyang may showbiz segment nga pala si Papa Ellie sa isang pang-umagang programa sa isang channel sa TV. Bakit Sweet ang tawag niya sa'yo? Sabay namang tanong ni Nazeni at Thess. Teka muna, ikaw ba si Sweet na may column sa bistado? Iyong showbiz mismo ang title? Singit ni Liza bago niya masagot ang tanong ng dalawang kaibigan niya. Nang tumango siya, ay bigla na lang nagtitili ang buntis. Napatingin tuloy sa kanila ang ibang kumakain sa restaurant. Shhh! Awat niya sa kanyang mga kaibigan. Grabe! Nasa showbiz ka na pala, Kath? I mean, sweetie! Excited na sabi nito. Mas maganda ang tunog ng pangalan mo ngayon, Sweet. Grabe! Buti na lang pala't naisipan kitang puntahan sa inyo, Kath. Sweet pala. Kung hindi, wala kaming kamalay-malay na nasa showbiz ka na pala. Nagsusulat lang ako ng mga write-ups tungkol sa mundo ng showbiz. Pagtatama niya. Pareho na rin yun, sabi ni Zenny. Eh di, sawang-sawa ka na sa pagmumukha ng mga artista? Okay lang. Wow, ang humble mo naman. Kwentuhan mo naman kami. Paano ka napadpad sa trabahong yan? Ikuwento niya sa mga ito ang pagsisimula niya sa bistado. Teka muna, sino yung nasa blind item mo kahapon na starlet na may anak na itinatago sa Amerika? Singit ni Liza. Talagang nagbabasa ka ng column ko ah. Natatawang sabi niya. Oo naman, grabe ka talaga. Sikat ka sa mga readers na gaya ko. Marami akong kakilala na sumusubaybay talaga sa column mo. Para kasi kapag ikaw nagsusulat, very reliable talaga ang mga balitang showbiz. Nagtatawagan pa nga kami ng mga office mates ko para hulaan kung sino ang mga personality sa blind item mo eh. Kahit paano, ay natutuwa naman siya kapag naririnig ang ganoong kwento. Nakakataba ng puso na may naaaliw sa mga sinusulat niya. She felt appreciated kapag ganoon. Kahit na walang bilib sa kanya ang tatay niya, at least alam niyang nakakapagpasaya siya ng ibang mambabasa. And it was a rewarding feeling. Ibig sabihin, ang Naomi na sinasabi ni Ellie kanina ay iyong singer na sikat? Tumango siya. Wow! Talagang kabunggu ang balikat mo lang ang mga sikat, ha? Amused na sabi ni Zenny. Isama mo naman kami minsan kapag may gathering kang pupuntahan sa showbiz para naman makakita kami ng mga sikat na artista. Sige, itetext ko na lang kayo kapag mayroon, sagot niya. Ako naman ang balitaan nyo kung ano na ang nangyayari sa inyo. It's between 2 or 3 years mula nang huli tayong magkita. Oo nga eh. Naging masyado na tayong busy sa kanya-kanyang mga buhay. Pagsang-ayon ni Thess. Buti na lang, dakilang tambay lang ang drama ko kaya may time akong hagilapin kayong tatlo. Nagkatawanan silang magkakaibigan. It was a happy feeling. Welcome para sa kanyang ideyang magkakaroon siya ng mga kaibigan sa labas ng showbiz. Para kasing ang showbiz na ang naging mundo niya. Sumisikat at lumulubog ang araw sa showbiz lang. Magandang pambalanse ang reunion nilang tatlo. Naalala tuloy niya ang mga kasiyahan nila sa P-Commerce na Walwala Night at V.O.J.O.K. Gabi na,
episode ng Barkada, kahit naman maraming malungkot, ang saya pa ring balikan at pagkwentuhan. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong ni Manay Senang. Sure, mabilis na sagot ni Sweet dito. Lumipas pang ilang araw bago sila nagkaharap nito. Doon na lang tayo sa conference room. Magkaagapay silang pumunta sa conference room. Ramdam ni Yang, for her ears only lang ang sadya nito, kaya kailangan nila ng privacy. At iyon ang isang bagay na talagang ibinibigay niya sa sinumang taga-showbiz na lumalapit sa kanya. Kaya siguro, umani rin siya ng respeto mula sa karamihan ng showbiz personalities. She gave each and everyone their due respect. Anong maipaglilingkod ko sa iyo, Miss Bugan? Tanong niya nang nakaupo sila pareho. Gusto ko sanang sagutin ang mga isyong ibinabato ng kampo ni Nerissa Santos sa alaga ko. Sagot nito. Ikaw ang sasagot para kay Naomi? Do you have her permission? Umiling ito. Sa sobrang bait ng kaibigan ko, ayaw niyang sumagot sa mga isyu kahit papuro kasinungalingan lang ang imbento ni Lily Aura na iyon. Ako lang ang may gustong rumesbak. Baka naman magalit si Naomi sa atin kapag naglabas tayo ng article na walang permiso niya. Ako nang bahalang magpaliwanag sa kanya kung sakali. Para din naman sa kanya ang gagawin ko para hindi siya basta gawa ng kwento ng mga mahaderang inggitera na yon. Nag-research siya tungkol sa talent manager tandem ng mga ito pagkatapos ibalita sa kanya ni Ellie na hinahanap nga raw siya ni Manay. Nalaman niya na magkaibigan ng mga ito sa hometown ng mga ito sa Batangas. Kaya safe i-assume na kayang paliwanagan ni Manay kung sakaling si Naomi pagdating sa privacy issue. Sige, saan ba gustong magsimula? May kinuha ito mula sa bag nito. Nagpipindot ito sa cellphone. Pagkatapos ay inilapag nito ang cellphone sa ibabaw na pabilog na mesa. Mataman siyang nakinig sa usapan ng mga boses sa cellphone. Nakilala niya na ang mortal na magkaribal na sina Naomi at Nerissa ang nagmamay-ari ng mga boses. Nagsalita lang siya pagkatapos mapakinggan ang kabuuan ng usapan na nai-record sa cellphone. Ang sabi sa article ni Lily Aura, sinungaling ang Lily Aswang na yan. Lily Aswang. Napangiti siya sa itinawag nito sa showbiz writer na kalabang tabloid ng Bistado. Dinampot nito ang cellphone. Ang recorded conversation na ito ang magpapatunay na walang kredibilidad si Lily Aura at amo niyang si Nerissa. Ang kakapal ng mga mukha nila para siraan ang kaibigan ko. Mabuti na lang at alam kong walang gagawing matino ang mga hilat sa nila. Kaya iniwan ko ang cellphone ko sa dressing room. Tama ako dahil binaliktad na nga ng kampo nila ang kwento. Anong gusto mong gawin ko? Diretso siyang tiningnan nito sa mata. Gusto kong isulat mo ang kabuuan ng recorded conversation na ito. Ibubluetooth ko sa iyo ito para maisulat mo ng walang labis at walang kulang ang naging usapan ni Naomi at Nerissa sa dressing room na iyon. Para malaman ng mga tao kung gaano kasinungaling ang bruhang iyon. Gusto mong malaman ng publiko kung gaano kabait ang alaga mo? Nananansyang tanong niya. Umuling ito. Hindi ko na iyon kailangang sabihin dahil alam naman ang mga nakakakilala kay Naomi kung gaano siya kasanta. Ang gusto ko, lumabas ang totoo na nag-iimbento ng kwento ang bruhang si Nerissa at si Lily Aswang na yon. Okay, bigyan mo na lang ako ng kopya ng usapan nila. Ipapabasa ko muna sa iyo ang gagawin kong article for your approval bago ko isubmit sa editor ko. Okay, pwedeng magtanong? Sure. Bakit sa dinami-rami ng showbiz reporters, ako ang napili mong pagkatiwalaan ng impormasyong yan? Mas maraming nauna sa akin sa industriya na mas sikat. Curious lang siyang malaman kung bakit siya ang napili nito. Marami talaga silang nagkalat sa showbiz, pero ikaw ang napili ko dahil sa tingin ko, ikaw lang ang may kredibilidad. Mabilis na sagot nito. Napangiti siya. It was another feather in her cap. Thank you, Aniya. True ba to? Tiningnan ni Sweet ang title ng column na tinutukoy ni Ellie. Totoo yan, girl, sagot niya. Sinong source mo? Usisa nito. Si Manay Senang Bugan mismo, sagot niya. Wala namang instruction galing kay Manay na i-off the record niya kung sino ang source, kaya wala siyang keme na pangalanan ito. Kapag naman kasi sinabi ng source niya na gusto nitong isikreto niya ang identity nito, ay pinagbibigyan. Grabe!
Ang tapang pala talaga ng manay na iyon, ha? Maswerte si Naomi sa kanya, komento nito. Maswerte talaga si Naomi dahil genuine ang malasakit sa kanya ng manager niya, sagot niya. Pinasadahan nito ang laman ng column niya. Iba na talaga ang level mo, sweet. Talagang pinagkakatiwalaan ka na ng info na confidential. Sa tingin ko, ang article na ito ang magsisilbing fuel para kilalanin ka sa buong showbizlandia. Aba, hindi maitatanggi na sikat ngayon si Naomi. Kaya sigurado na hot copy na naman ang bistado dahil sa article mo tungkol sa kanya. Mapupuri ka na naman ang mga bossing natin. Napangiti siya. Thank you talaga, girl, ha? Kung hindi dahil sa'yo, wala siguro ako ngayon dito. Ikaw talaga ang guardian angel ko. Wala siyang keme sa pasasalamat dito. Malaki naman talaga ang utang na loob niyo rito. Ramdam niya ang sincerity nito sa pagtulong sa kanya. He was truly her mentor. Matyaga siya nitong tinuruan kung ano ang do's and don'ts sa mundong pinasok niya. Ipinakilala siya nito sa who's who sa showbiz kaya nagkaroon agad siya ng maraming kakilala at connection. Tumayo pa siya para yakapin ito. Sus, wala iyon. Ikaw talaga ang arte-arte mo, sabi nito. Totoo naman yun, Papa Ellie. Mula pa sa simula ay ikaw na talaga ang tumulong sa akin. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Ewan ko ba kung bakit ang bait-bait mo sa akin. Ikaw siguro ang nawawala kong nanay. Bigla siyang natigilan sa sinabi niya. Naku, naaalala mo na naman ang nanay mo, no? Matalas talaga ang pakiramdam nito, kaya hindi na niya nagawang tumanggi pa. Tinapik nito ang braso niya na nakayaka pa sa leeg nito. Sinabi niya rito, noon pa ang lagay ng pamilya niya. Talagang ito na ang pangalawang pamilya niya. Parang nanay at tatay niya ito, rolled into one. Sabi ko naman sa'yo, pwede kong ipahanap ang nanay mo kung gusto mo. Ipapanawagan natin sa TV, kahit pa ikaw mismo ang manawagan sa segment ko sa umaga. Sabi nito, gusto mo ba? Hindi na, girl. Alam naman niya kung saan ang bahay namin. Kung talagang gusto niyang magpakita o magparamdam man lang, alam niya kung saan niya ako makokontak. Malungkot na tanggi niya. Sigurado talagang ayaw na niya sa amin ni tatay. At least man lang, malaman mo kung anong nangyari sa kanya. Kung bakit bigla na lang siyang nag-disappearing act, saka para malaman natin kung buhay ba siya o ano, para naman hindi ka nag-iisip pa tungkol sa kanya. Feel ko naman na buhay pa siya, sagot niya. Eh di, mas mabuti kung ganun, para naman malaman niya na naghahanap ka ng sagot sa mga tanong na iniwan niya. Malalim ang hiningang pinakawalan niya. Kumala siya sa mula sa pagkakayakap dito. Hindi na siguro, Papa Ellie. Gusto ko na magkusa siyang lumapit sa akin. Yung bukal ba sa loob niya dahil gusto niya talaga akong makita? Hay nako, sweet. Iyan siguro ang rason kung bakit maganang loob ko sa'yo. Sa simula pa lang. Dahil pareho tayo ng kapalaran pagdating sa mga magulang. Inabandura din ako ng mga magulang ko. Galit daw ang tatay nito sa bakla. Kaya iniwan na lang ito sa palengke sa isang bayan sa summer noong dalagingding pa lang ito. Bit-bit ang lakas ng loob at tapang ng sikmura ay nagawa raw nitong lumuwas sa Maynila para makipagsapalaran. Pinalad itong mapadpad sa isang publication at tinuruan ng sarili na magsulat at never look back since then. Isa ito sa mga haliki ng showbizlandia. Respetado ito bilang manunulat. Publicist ito ng mga sikat na artista at ng movie outfits. Huwag ka nang malungkot, sweet. Feel ko na darating ang araw na magkakausap din kayo ng mudra kels mo. Nagkibit balikat lang siya. Natutuhan niyang tanggapin ang mga bagay na hindi na niya gayang baguhin pa. Basta, huwag ka nang malungkot, ha? Pumunta ka mamaya sa bahay, doon ka mag-dinner. Magsa-celebrate tayong tatlo ni Chivas sa article na isinulat mo. Naku, waging-wagi ka, iha. Salamat talaga, Papa Ellie. Pilit ang ngiting ibinigay niya rito. Kung pinagkakakitaan man siya ng papuri ng tatay niya, bawing-bawi naman siya kay Papa Ellie dahil hindi nito ipinagmamaramot sa kanya ang papuri sa trabahong ginawa niya ng maayos. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakaharap ni Sweet si Narisa Santos. Hindi naman pala kagandahan ng singer sa personal. Pinigilan niya ang sarili sa paghusga rito. Pero kahit na anong pigil ang gawin niya, kumakawala pa rin ang disgusto niya dito. Hindi niya nagustuhan ang pakulo nito at ng publicist nito para siraan si Naomi. Upo ka.
Sabi niya nang iminuwestra ang bakanteng silya sa harap ng mesa niya. Alam na niya kung ano ang sadya nito sa kanya. Pero syempre, hindi siya mauunang mag-ungkat ng tungkol doon. Nabasa ko yung isinulat mo tungkol sa naging pag-uusap namin ni Naomi. Nakangiting simula nito. Pero kahit na nakangiti ito, hindi pa rin siya komportable. Ramdam niya ang pagiging plastikada nito. I think naging unfair ka naman sa akin, sweet. Iyong side lang ni Naomi ang kinuha mo. I beg your pardon, Miss Narisa? Ayaw niya sa sinasabi nito. Pero kung talagang binasa mong article na isinulat ko, nakalagay sa dulo na open column ko para sa side mo. That is fair reporting. Pero hindi mo naman ako kinontak, kaya wala naman akong chance para isulat ang side mo. Nagtampo na kasi ako sa'yo. Imagine, mas matagal ako sa industry na to kaysa kay Naomi, pero mas inuna mo pang kunin ang side niya tungkol sa issues sa amin kaysa sa akin. Hindi naman kasi ako tumitingin sa duration ng kahit sino sa industry na to, Miss Narisa. Besides, ang kampo naman ni Naomi ang lumapit sa akin para isulat ang side nila. And as far as I know, naging objective naman ako sa isinulat ko. Nag-transcribe lang ako ng narinig ko mula sa recorded conversation niyo ni Naomi. Wala akong binawas o dinagdag doon. Pero paano ka naman nakasiguro na ako talaga ang nagsasalita sa recorded conversation na iyon? Modern na ang technology ngayon, kaya madali nang pekiyan ang boses ko. Iba kasi kapag sikat, talagang marami ang naiinggit at nagpipilit na ibagsak ako. Nayabangan siya sa sinabi nito, pero hindi agad siya bumanat. Hinintay niyang tumirada pa ito. Hindi nga siya nagkamali dahil bumira na naman ito. My lawyer advised me to sue you, sweet. Pero ayoko namang magpadalos-dalos. Maliit lang ang industry, kaya ayokong mag-create ng kaaway. I'm basically a peace-loving person. I'm sure you are. Pagsakay niya sa kaplistika nito. Ramdam niya ang panggagalaiti nito, pero nakukuha pa nitong umiti at magpalimbing ng boses na parabang chummy na chummy talaga sila. Isa lang naman ang hihilingin ko sa'yo para hindi ko patulan ang sulsul ng lawyer ko na magdemanda, sweet. Baka naman pwedeng i-retract mo ang sinabi mo sa column mo. You can either say na hindi ka pala sure kung ako nga talaga ang nagsasalita sa recorded conversation or... Hindi ko gagawin yon, Miss Narisa. Putol niya sa sinabi nito. I beg your pardon? Hindi ko pwedeng i-retract ang isinulat ko sa column ko, Miss. Kasi, bago ko isinulat iyon, I checked with my facts. Para naman maging handa ako sa mga banta ng libel. What do you mean? Nag-e-enjoy siya sa nakikitang pagbabago ng kulay nito. Unti-unti na nitong hinubad ang suot nitong maskara. Kung nakakamatay lang ang talim ng tingin, ay bumalagta na siguro siya roon. Bago ko itinranscribe ang narinig ko, ipinacheck ko muna sa kakilala ko sa NBI ang boses niya ni Naomi. At nagmatch iyon. Kayo ni Naomi ay nag-uusap doon. You're bluffing. Paano naman magkakaroon ng contact sa NBI ang isang katulad mo? Minamaliit siya nito. At nagkamali ito. Nabwisit talaga siya sa taglay nitong kayabanan. May connection din naman ako, Miss Narisa. Saka tinulungan ako ni Papa Eli. Aniyang lihim na napangiti nang makitang naglansig ang balahibo nito at nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang kaibigan. Siya ang nag-refer sa akin sa kakilala niya sa NBI. His name, by the way, is Carly Tubagon. I hope it rings a bell. Patabog na tumayo ito. You'll hear from my lawyer. Banta nito. Nakahanda ako, Miss Narisa. Anytime, anywhere. Matapang na tugon niya. Dinig ang taguktok ng takong na suot nitong high-heeled shoes sa sahig sa pagmamadaling itong lumabas. Kung may nanitiramang benefit of the doubt sa isip niya para dito, tuluyan na iyong bumagsak sa zero level. Tama lang na isinulat niya ang article na iyon para mabawasan ang angas ng babaeng iyon. Nagre-request si Spice Vergara na kung pwede raw na ikaw ang mag-interview sa kanya sa bahay niya sa Ayala, Alabang. As in ako? Gulat na tanong ni Sweet sa sinabi ni Shiva. Ang debut article na isinulat niya noon ay ang tungkol sa pagkakakita niya kina Miggy at Armina Rosales sa restaurant sa isang hotel. Kaya ang alam niya ay galit sa kanya ang dating starlet. Mismo, baka ipasalvage ako sa mansion niyan, ha? Biro niya. Hindi naman siguro. Alam ng lahat ng tao rito na ikaw ang inire-request niya para sa feature article tungkol sa kwento ng buhay niya.
Siguradong siya ang madidiin kapag may nangyari sa iyo sa mansyon niya. Sagot nito. Saka may kasama ka namang photographer na magpo-photoshoot sa mga parte ng mansyon niya. Hindi ka naman niya magagalaw. Joke lang, Shiva. Sabi niya pagkatapos ay tumawa. Alam ko naman na hindi ako pagtatangkaan ng masama ni Spice. Alin sa dalawa, gusto niyang magpasalamat dahil kung hindi sa article na isinulat ko noon tungkol sa kanila ni Vicky at Armina, hindi niya malalaman na hindi naman talaga seryoso sa kanya ang mati ni idol na iyon. O gusto niyang inggitin ako sa magandang kapalaran na napakasamay niya. Nakapangasawa si Spice Vergara ng isang mayamang foreign diplomat kaya tumigil na ito sa pag-aartista. Inalok lang ito ng magazine na ipinablish din ng publisher ng Bistado para ma-feature kaya naging active ulit ito. Inspiring naman kasi ang naging buhay nito. Mala fairy tale story talaga ang life story nito. Mula sa pagiging starlet ay buhay donya na ngayon sa piling ng milyonaryong asawa. Malamang nga, pagsang-ayon naman ito. Pero ang bongga mo naman talaga, sweet. Imagine, ang dami-daming celebrities na nagre-request na ikaw ang mag-interview sa kanila. Mula nang ilabas mong usapan ni Naomi at ni Risa, naging sikat ka na rin, sweet. Ang dami mo na rin guesting, in fairness. Minsan, ay kinukuha siya ng ilang talk show sa television para magbigay ng insight from a showbiz reporter's point of view tungkol sa iba't ibang issue sa Showbizlandia. Ganoon na siyang ka-in-demand ngayon at utang niya iyon sa issue kina Naomi at ni Risa. Aminado siyang nag-kick off talaga ang career niya dahil sa dalawa. Ang daming blessings talaga, Shiva. Nakangiting bumuntong hininga siya. Ayos lang yan, kasi mabait ka naman at hindi ka balahurang writer. Ang galing kasi ng mga nagtuturo sa akin. Ikaw ba naman at si Papa Eli? Diyos ko, paano ako maliligaw ng landas? Iyan naman ang gusto ko sa'yo eh. Hindi ka maramot sa pagtanaw ng utang na loob. Kaya love na love ka namin ni Papa Eli eh. Nagbeso pa sila. She loved showbiz world. Tuloy mo na yung ginagawa mo, sweet. Ako nang bahalang magbukas ng pinto. May inaasahan ka bang bisita ngayon? Pagbubuluntaryo ni Papa Eli. Inimbitahan niya ito sa condo unit niya para doon mag-lunch. Walang masyadong happening sa showbiz, kaya naman sinamantala niya iyon para makapagpahinga sila. Sa isang linggo pa nakatakda ang pagpunta niya sa mansion ni Spice Vergara para sa interview nito. Baka nagbago ang isip ni Shiva. Girl, baka nag-decide siya na mag-join sa hibernation natin, sabi niya. Walang ibang nakakaalam na doon siya nakatira sa building na iyon, kundi ito at si Shiva lang. Umapaw talaga ang blessings niya, kaya nakakuha siya ng maayos na condo unit. Hulugan pa nga lang iyon, pero balak niyang pag-ipunan ang pang-lump sum sa balanse niya roon. Ang baklang yon, talagang nag-ulyanin na ata. Hindi pa sumabay sa akin kung pupunta rin para dito, sabi nito habang papalabas ng kusina. Ilang minuto itong nawala. Pagbalik nito, ay hindi maikakaila ang excitement sa mukha nito. Sino yung dumating, girl? Usisa niya. May dala bang ice cream si Shiva? Kaya abot hanggang tainga ang ngiti mo? Binabantayan nila ang sugar level nito dahil diabetic na ito. Isa sa mga nakapagpasaya rito ang paminsan-minsang pag-i-indulge sa matatamis. Pinapasok ko na iyong bisita mo, sweet. Kumunot ang noon niya. Sinong bisita? Ang gwapo ng ombre? Sa tingin ko, siya na ang sagot sa dasal ko na magkaroon ka ng love life para maging happy naman ang buhay mo. Kinikilig na sabi nito. Kinuha nito ang hawak niyang sandok. Lakad na, labasin mo na ang Prince Charming mo. Baka mainip na yon. Bigla pang magbagong isip. Sino ba yon? Hindi ko naitanong ang pangalan. Basta, gwapo siya, girl. Diyos ko, girl. Baka nagpapasok ka ng magnanakaw sa unit ko, ha? Patiling sabi niya. Sira talaga ito pagdating sa gwapo. Nagmamadali siyang pumunta sa sala, pero paglabas pa lang niya sa kusina, hindi na niya naihakbang ang mga paa niya. Nanlambot na kasi agad ang mga tuhod niya pagkakita kung sinong bisitang tinutukoy ni Papa Eli. Mariing pumikit si Sweet, baka nagahalusinasyon lang siya, kaya nakikita niya ang pagmumukha ni Marlo. After 7 years, bigla na lang susulpot. Sa loob ng 7 taon na iyon, ay wala siyang narinig mula sa dating nobyo. Sa Amerika na nga nanirahan ang buong pamilyang Chavez, gaya ng sinabi sa kanya ng maid ng mga ito noon.
Ibinenta na ang publishing house at wala siyang natanggap sa mga ito na kahit anong sulat o email mula sa binata mula nang umalis ito. They never had a formal breakup. Kaya ba hindi ka nag-boyfriend ng iba? Itinaboy niya iyon sa kanyang isip. Imposible naman na basta nalang sumulpot doon si Marlo pagkalipas ng 7 taon. Hi, Kath. Or do you prefer to be cold sweet? Bigla siyang dumilat. Sobra naman na pati boses ni Marlo ay bunga pa rin ng halusinasyon niya. Kamukha talaga ni Marlo ang lalaking nakatayo sa gitna ng sala at nakatitig sa kanya. Mas matured nga lang ito at mas gwapo kaysa sa Marlo na huli niyang nakita noon. Marlo? Hindi siguradong tawag niya. I'm glad na natatandaan mo pa ako, Kath. Mas maganda ang palayo mo ngayon. Bagay sa'yo. Ngumiti ito. She felt her heart skip a beat. Kumusta ka na? It's been 7 long years. I've been good. Ipiniling niya ang kanyang ulo. Ang dami-daming tanong na tumatakbo sa isip niya. It was clogging her brain. Pati ang paghinga niya ay nagkabuhol-buhol na yata sa bilis ng tibok ng puso niya ng mga sandaling iyon. Pilit niyang kinalma ang sarili. Walang mangyayari kung hahayaan niyang mataranta siya. Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Tanong niya. Naging masalimuot na ang relasyon nila ng tatay niya, kaya hindi niya nasabi rito kung saan siya lumipat mula noong huling beses na pinalayas siya nito ilang buwan na ang nakararaan. Ito lang ang pwedeng pagtanungan ni Marlo ng lokasyon niya. Hindi naman ako tumigil sa pag-alam kung ano ang lagay mo, sweet. I've been with you all the way. Alam ko ang mga pinagdaanan mo. Your failures and your victories. Alam mo ang lahat ng iyon? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumango ito. Kumirot ang dibdib niya. Nawala ng epekto ng pagka-mesmerize niya sa naging pagkikita nila. She was back in reality with him. Umapaw ang mga sama ng loob niya para dito. Alam mo ang lahat ng nangyari sa akin, Marlo? At hindi ka man lang nagpakita sa akin para damayan ako. Kumunot ang noon nito. Pinahid niya ang mga traidor na luhang naglanda sa mga pisngi niya. She did not want to give him the satisfaction of seeing her in pain. Sobra-sobra na ang sakit na pinagdaanan niya dahil dito. Bakit nandito ka, Marlo? Gusto ko uli makita ka uli. Para ano pa? We never had a closure. Umakyat ang dugo niya sa ulo. Pinuntahan siya dito noon para makipag-closure. Tapos na tayo, Marlo. Noon parang araw na umalis ka nang walang paalam. Hindi mo ba alam ang dahilan kung bakit umalis kami ng pamilya nito? Tanong nito. Paano ko malalaman? Samantalang ni Haniho wala ka namang sinabi sa akin. Iniwan mo ako sa Ere, Marlo. Mataman siyang pinagmasa nito bago ito nagsalita uli. Wala akong choice noon, sweet. Noong nagdesisyon ng mami ko na pumunta kaming lahat sa States, wala akong nagawa kundi pumayag. It's a family decision. At wala akong boses para pigilin ang desisyon ng magulang ko. Sana, tinawagan mo man lang ako para magpaalam. Sobrang windang din ang mundo ko noon dahil bigla ring umalis ang nanay ko. Sabay pa kayo nang iwan sa akin. Hindi na naman niya napigilan ng mapaiyak. Sa pagkakataong iyon, hinayaan niyang tumulo ang mga luha niya. Bumalik lahat ng sakit sa dibdib niya. It was so painful. It crushed her heart almost literally. Nasasaktan siya na parabang kahapon lang nangyari ang lahat. Hindi niya namalayan na nakalapit na pala sa kanya si Marlo. He reached for her shoulder. I'm so sorry, Kath. Wala ako sa tabi mo noong panahong kailangan mo ako. Pero nandito na uli ako. Pwede ko nang tuparin ang pangako ko sa'yo noon. Napailing siya. It's too late, Marlo. Alam kong wala ka pang asawa at wala ka pang ibang naging boyfriend mula nang umalis ako. Alam kong ako pa lang ang sa buhay mo, sweet. Mababa ka sa boses nito ang pagmamalaki and his arrogance. Wala siyang paraan para i-deny rito ang katotohanan. Unfair na alam nitong walang ibang lalaki sa buhay niya. Unfair dahil wala man lang siyang nabalitaan tungkol dito, pero kumpleto ito sa impormasyon tungkol sa kanya. He touched her cheek. Ikinilong nito sa mga kamay nito ang mukha niya. Nandito na uli ako, sweet, and I'm here to stay. Naghinang ang kanilang mga mata. Nanginginig ang buong katawan niya habang nagtititigan sila. She felt her love overflow in her heart.
Binawi niya ang tingin niya rito. Makakaalis ka na, Marlo. It's too late, dahil hindi na ako naniniwala sa'yo. Bumitaw ito mula sa pagkakahawak sa mukha niya. He stepped backwards. Ang akala niya ay sumuko na ito. Pero muli itong nagsalita. Aalis ako ngayon, Scotty. Pero babalik ako. I will claim my rights sa puso at sa buhay mo. Gaya ng sinabi ko, I'm here to stay. And I will make you believe in my words again. Gaya ng dati. Napakayabang mo. Kung naniniwala ka na mapapaniwala mo uli ako pagkatapos mo akong iwan si Ere. Mapapaniwala uli kita, sweet. Dahil alam kong mahal mo pa rin ako hanggang ngayon. Napakayabang mo. Pero kulang sa intensidad ang boses niya. Umalis ka na, Marlo. Yumuko siya para itago ang tunay niyang damdamin. Pero ramdam niyang nakatingin ito sa kanya. Babalik ako. Pero kidding aside, sweet, bigyan mo naman ng chance ang ombre na makabawi sa'yo, no? Sa tingin ko naman, sincere siya sa paghingi ng tawag sa'yo. Saka narinig mo naman ang sinabi niya, di ba? Wala lang siyang nagawa dahil desisyon ng parents niya na mag-migrate silang mag-anak. May landline naman kami, girl. Ano ba naman iyong tawagan man lang sana niya? Kanina pa nitong ipinagtatanggol si Marlo. Botong-boto ito sa lalaki para sa kanya. Panay ang sulsul nito na makipagbalikan siya sa lalaki. May point din naman na magtampo si Sweet Besh. Granted na hindi siya nakatawag. Tumakbo naman ang 7 taon na hindi pa rin niya nagawang angatin ng telepono para tawagan ng overseas call si Sweet, sabi ni Shiva. OA naman kaya yun ang dami ng mode of communication. Saka narinig mo naman ang sinabi ni Marlo kanina, girl. Alam niya ang lahat na nangyayari sa buhay ko. Bakit hindi man lang siya nagpakita man lang sa 7 taong nagdaan para naman may nakarami ako? Muntik na kaya ako mabalik kaya sa pag-iisip na bakit, bakit, bakit? Pagsasentimini niya. True nga naman, Besh. Nakakanta po naman talaga yun. Pagsegunda naman ni Shiva. Tumigil ka nga sa kakaayuda mo kay Sweet, bakla. Gusto mo bang sumaya itong alaga natin? Gusto ko siyang sumaya. Kaya nga tumahimik ka riyan. Bumaling si Ellie sa kanya. Bigyan mo kasi ng chance si Marlo. Hindi yung basa mo nalang pinalayos yung tao, samantalang hindi pa nga kayo nakakapag-usap ng maayos. Ayoko na uli magkamali, girl. Ayoko na uli makipagsapalaran sa kanya. Bakit? Hindi mo na ba talaga mahal ang Marlo na yon? Hindi siya nakakibo. Masama pala talaga ang epekto sa kanya ng beer. Hindi niya magawang magsinungaling dito. Mahal mo pa si Marlo, kaya huwag mong ipagkait sa sarili mo na maging masaya sa piling niya, sabi nito. Sa tingin ko naman, pareho na kayo natuto ng leksyon sa nakalipas na 7 taon. Pareho na kayo nag-mature, kaya mas malaki na ang chance na maging masaya kayo ngayon. Mas malaki ang chance na maging successful na ang bubuin yung relasyon ngayon. Hopeful ang tone nito, kaya hindi niya maiwasang umasa rin. Hindi naman nawala ang pagmamahal niya kay Marlo. Well, the hope was were in her heart all along, after all. Kahit pamahal pa rin niya si Marlo, pero yung sakit na ipinaranas sa kanya na biglang iwan siya ng walang paalam, ibang usapan naman yata yun. Saka nakaka-move on ako, bigla na naman siyang manggugulo. Bakit ba kamping-kampi ka sa Marlo na yun, Besh? Hindi mo ba narinig? Sinaktan ako ng lalaking yun noon. At gusto niyang bumawi ngayon. Bakit nga ba ayaw mong bigyan ng chance ang ombre na yun, sweet? Para maging kamasaya ka naman, sabi ni Shiva. Kanino ka ba talaga kampi, Shiva? Wala akong kinakampihan sa inyo, Besh. Neutral ground ako, sagot nito. Bumuntong hininga siya. Bahala na? Saka baka hindi na bumalik si Marlo? Nasupla ko na eh. Parang sumikdo ang dibdib niya sa isiping iyon. Babalik yon. At kapag bumalik siya, kausapin mo ng maayos. Kukurutin na kita sa singit kapag hindi, sabi ni Papa Ellie. Hindi siya kumibo. Inubos lang niya ang laman ng bote. Kung ang dito ang MGV friends niya, na sina Liza, Zenny at Tess, siguradong katuwanan niya sa pag-inom na kapag set na agad ng video okay. Heis. Ang akala ni Sweet ay sumuko na agad si Marlo dahil 3 araw ang lumipas na hindi ito nagparamdam sa kanya. Kaya nagulat siya nang makita sa labas ito ng unit niya pagdating niya galing sa trabaho. Anong ginagawa mo rito? Sabi niya. Flowers for you. Sabi nito
na sa halip na sagutin ang tanong niya, iniabot nito ang bukay ng mga bulaklak sa kanya. Hindi mo ako madadaan sa pabula-bulaklak mo, Marlo. Hindi naman kita dinadaan sa pabula-bulaklak lang eh. May kasamang chocolates yan. Tumaas ang kilay niya. Niloloko mo ba ako? Ang taray mo naman, sabi nito. Pero nakangiti naman at tila aliw na nakatingin sa kanya. Inirapan niya ito. She could feel her defenses weakening. Ngiti pa lang ni Marlo ay nakakatunaw na ng galit niya. It's so unfair, himutok niya. Walang imik na lumapit siya sa pinto. Hindi maganda tutong sinubukan niyang buksan ang pinto sa pamamagitan ng hawak niyang susi. Pero nanginginig ang kamay niya, kaya hindi maipasok ang lintik na susi sa keyhole. Napuprostrate siya dahil sa ikapat na beses na pagsubok niya ay hindi pa rin nabuksan ang pinto. Ako na nga, sabi ni Marlo, sabay kuha ng susi mula sa kanya. His warm palm brushed against her palm. Para siyang napaso dahil sa init ng palad nito. Isang beses lang nitong sinubukan ay nabuksan na niya ang pinto. Mabilis siyang pumasok sa unit. Akmang isasara niya ang pinto nang iharang nito ang isang kamay nito sa pintuan. Hindi mo man lang ba ako aanyayahang pumasok? Hindi, sagot niya. Bakit naman? Bakit naman kita iimbitahan sa loob ng bahay ko? Close ba tayo? Mag-on tayo ah, sagot nito. Sinong may sabi sa'yo? Halos lumabas ang litid sa leeg niya sa panggagalaite. Bakit ba napaka-cool nito samantalang tense na tense siya? We never had a formal breakup. So technically, boyfriend mo pa rin ako. Sabi nito. Ang kapal naman talaga ng mukha mo. Kunwari ka pa sweet, itong makapal ng mukhang ito ang mahal na mahal mo. Umawang ang mga labi niya. Sinamantalin Marlo ang pagkatigagal niya. Nagawa nitong luwangan ang pagkabukas ng pinto. Nakapasok tuloy ito nang walang kahirap-hirap. Get out! Mahinang pagtataboy niya rito. I'm sorry, pero hindi kita mapagbibigyan. I need to kiss you, or I'll go insane. Bago pa niya maintindihan ang sinabi nito, ay sinakop na nito ang mga labi niya. Nanginginig ang buong katawan niya nang mag-angat siya ng mukha. Tinitigan niya ang nakasarang pinto kung saan dumaan paalis si Marlo. Pagkatapos ng mahabang diskusyon nila. Sweet, nilingon niya si Ellie. Nakikisimpati ang mukha nito habang nakatingin din sa kanya. Maliit lang ang unit kaya sigurong naririnig nito ang pinag-uusapan nila ni Marlo. Nandito lang ako kung gusto mong magkwento, sabi nito. Sinugod niya ito at mahigpit na yumakap dito. Napaiyak na siya ng tuluyan nang humalagaspos ang luha. Ibinuhos niya ng todo ang sama ng loob at sakit na naipon sa dibdib niya sa nakalipas na 7 taon. Ipinagpasalamat niyang hinayaan lang siya ni Papa Ellie na umiyak ng umiyak. Hindi ito nag-offer ng kahit na anong panyo. He just let her cry. Kaya naman pala wala kang mapansin na ombre sa mga inirelato ko sa'yo, lintik naman pala sa gwapo ang jowa mo. Ex-jowa Papa Ellie, pagtatama ni Sweet sa sinabi ni Ellie. Tinungga niya ang bote ng San Miglite na inabot ni Shiva sa kanya. Pagdating nito sa kanina ay may dala itong isang kistang beer. Tinext ito ni Papa Ellie na magdala ng beer. Nakakainis naman, bakit hindi ko nasight ang ombre na iyon? Iyan ang napapala ng taong laging tulog, hindi nakakasight ng grasya ng Diyos. Pambubuska ni Ellie dito, sabay baling sa kanya. Tatawagin na ba natin ng barkada? Alam ni Sweet na pursigido at babalik si Marlo. Hindi ako bibigay sa ginagawa mong pangiisa, Marlo. Ginawa mo na dati ang basta na lang iwan ako at ngayon, kaya mo ulit gawin na saktan ako. Hindi ka na makakapasok sa buhay ko mula ngayon, Marlo. Ang bulong ni Sweet sa sarili. Pero ang isipin iyon ay parang may tumutol sa kalooban niya. Hindi siya nagkamali. Kinabukasan ay nagbalik si Marlo. Mukhang lalong gumwapo at bango pa. Hindi rin niya alam ang sadya nito, bakit pabalik-balik. May gusto akong linawin at itanong, pero walang lumabas sa aking bibig. Laging naglalapat ang kanilang mga tingin at wari may gustong sabihin pero pareho silang pipi. Siguro, may panahon para sa mga bagay na yon. Ang alam lang niya ay bigla siyang siniil ng masuyong halik ni Marlo na hindi na siya makatanggi. Gusto niyang bawiin ang mga labi niya. Pero sabik din ang kanyang diwa na malasahan iyon at matagal bago niya na-realize ni Kath
kung ano ang nais ni Marlo. She was in shock when he kissed her passionately on her lips. Pero nang makabawi siya sa pagkabigla, ay tinugon niya ng pananalaki nito sa mga labi niya. Hinapit nito ang baywang niya, kaya nawala ang distansya sa pagitan nila. She could feel his full body tense. Or was it hers? Parang may sariling isip na yumakap ang mga kamay nito sa batok ni Marlo. She clung to him when he lifted her. Lumakad ito patungo sa sofa nang hindi nito inaalis ang pagkakalapat ng mga labi nila. Ibinaba na lang siya nito sa sofa nang tila magbagong isip nito. He lifted her again. Tumuloy ito sa kwarto niya at saka siya inilapag sa ibabo ng kama. Pagkatapos ay mabilis na hinubad nito ang suot na damit and he joined her in bed. Then he quickly undressed her. Sinakop uli nito ang mga labi niya. Hindi na niya matanggihan ang darang na dulot ng katawan ni Marlo sa nag-uumapaw na kaba na dulot nito. Gusto na niyang tumanggi, pero bakit nagpapatianod na lang siya ng wari ay sabik din sa matagal na init na katawan ni Marlo na kinasabikan niya. Marlo, wag. Ayoko. Hindi ako handa sa ganito. Please. Pero wari bulong lang ang kaya niyang sabihin at walang boses na lumalabas sa kanya. Tangi ang daing lang ni Marlo ang naririnig niya na wari ay melodiya sa kanyang mga tenga. Nagpatuloy sila, mainit at mapusok. She felt an intense searing pain from within it. It was almost unbearable, but Marlo's kisses around her face somehow soothed her pain. Nakabibingi ang katahimikang naghari sa pagitan ni na Sweet at Marlo pagkatapos silang magtalik. His silence was deafening. Para tuloy tinatambol ang dibdib ni Sweet habang hinihintay niya na magsalita ito. Wala siyang lakas para maunang magsalita. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Everything happened too soon. At ayaw niyang isipin na nagkabiglaan lang sila ni Marlo kaya may namagitan sa kanilang dalawa. Kumilos siya para tumalikod kay Marlo. Umatake na ang pagkahiya niya. Ano na lang ang iisipin ni Marlo sa kanya? Na napaka-cheap niya? Kaya isang kalabit lang dito sa kanya ay bumigay na siya? Or worse, patay na patay siya rito. Pulumupot ang braso nito sa baywang niya. Sweet, tawag nito. Hindi siya kumibo, naramdaman niyang pinaliguan nito ng halik ang batok niya. It sends shivers down her. I love you, sabi nito. Nanigas ang buong likod niya sa sinabi nito. Pumikit siya ng mariin. Nahiling niya na sana'y ulitin nito ang sinabi para makumpirma niya kung tama ang dinig niya sa unang sinabi nito. I love you, sweet, sabi nito as though reading her mind. Mahal mo ako? Mahal kita. Alam kong mahirap para sa'yo na pagtiwalaan uli ako. Hindi kita masisisi dahil sa ginawa kong pag-iwan sa'yo noon. Pero hayaan mo lang akong patunayan sa'yo na totoo ang sinasabi ko. Mahal na mahal kita, sweet, and I intend to stay here with you. Emosyonal na sagot nito. I will never leave your side ever again, sweet. Umulan man o umaraw, dito lang ako sa tabi mo. In sickness and in health, for richer or for poorer. That's a sacred vow. Sinasabi lang yan kapag ikinakasal ang dalawang tao. Right, pagsang-ayon nito. Marry me, sweet. Pumihit siya paharap dito. Tiniis niya ang biglang pagsigit ng kirot sa kaibuturan niya. She was sore, pero binaliwala niya ang sakit na iyon. Importanteng malinawan niya ang sinasabi ni Marlo. Anong sinasabi mo? Tanong niya. She looked at his eyes. Kailangang makita niya sa mga mata nito na seryoso ito. Mahal kita, and I want to marry you, Catherine Chua. Bakit? Mahal kita, sagot nito. Umiling siya. Matagal tayong hindi nakita. How can you be sure na gusto mo nga akong pakasalan? Sigurado naman ako na kahit noon pa, kahit na mga bata pa lang tayo noon, may mga nangyari lang na hindi ko na control kaya nagkahiwalay tayo, sagot nito. Sana mapatawad mo na ako sa nangyari sa atin noon, sweet. I will try to make up forever, whatever mistakes I've done in the past. Babawi ako sa lahat ng sakit, sa lahat ng luhang umalpas sa mga mata mo. Babawi ako sa lahat ng pagkakataon na kinailangan mo ako at wala ako sa tabi mo. I will make up for all of it, sweet,
Bigyan mo lang sana ako ng chance. Magpakasal ka sa akin habang buhay mo akong parusahan sa ginawa kong pag-iwan sa iyo noon. Parusa ba na makasama ako for life? Ramdam ni Yang bibigay na siya rito. Pero kanina ka pa bumigay, sweet. It will be a lifetime pleasure, sagot nito. Hindi niya napigilan ang pagngiti. She was so happy. Paano ba niya itatago ang kaligayahang iyon? Here smiling, sagot nitong hinaplos ang pisngi niya. Ang ibig bang sabihin ng ngiting yan? Pinatatawad mo na ako? Gustuhin man niyang magpakipot, hindi na talaga niya kaya. Pinapatawad na kita, Marlo. And more than that, tinatanggap ko na rin ang alok mong kasal. I will marry you. Habang buhay kitang parurusahan sa naging kasalanan mo sa akin, kaya humanda ka. Lalong lumawak ang pagkakangiti niya. Nakahanda na ako. Matagal na. Sagot nito, and he claimed her lips. Buong pusong tumugon siya. Hindi siya tumutol na muli itong pumaibabaw sa kanya. Muli silang nagsalo sa tamis ng pag-iibigan nila. And it was true love that was sweeter the second time around. And so was their lovemaking. Saan ka galing? Tanong ni Sweet nang pumasok si Marlo sa kwarto. Nagluto ako ng breakfast para sa atin, sagot nito. Hinalikan siya nito sa mga labi. Good morning, love. Morning, sagot niya. Humahagod sa puso niya ang tawag nito sa kanya. Breakfast in bed sana ang drama ko ngayon, anito. Kaya lang, may dumating kang bisita kaya bumangon ka ni Rian. Sinong bisita? Sina Papa Ellie at Ate Shiva. Bigla siyang bumalikwas ng bangon. Anong ginagawa lang nila nito ng ganitong kaaga? Ikaw nang magtanong sa kanila. Ayaw nila akong kausapin hanggat hindi raw kayo nagkakausap. Nandun sila ngayon sa kusina. Kinakain nila ang niluto kong breakfast para sa'yo. Napasimangot na sabi nito. Diyos ko! Bulalas niya. Patakbong pumunta siya sa banyo at mabilisang naliko. Inabutan niyang prenteng nakahiga si Marlo sa kama nang lumabas siya sa banyo. Hindi mo ba ako sasamahang makipag-usap sa kanila? Umiling ito. Masuno rin ako. Ang sabi nila, palabasin daw kita sa kusina para makausap kanila. Ayaw nila akong kausapin hanggat hindi pa raw kayo nakakapag-usap. Ayokong mabadshot sa kanila, kaya susundin ko kung anong sinasabi nila. Dito ka lang the entire time na nag-uusap kami? Tumango ito. Lumabas na siya. Inabutan ni Yang seryosong nag-uusap sina Papa Ellie at Shiva sa mesa habang nag-aalmusal ang mga ito. Tinitigan siya ni Papa Ellie mula ulo hanggang paa. Puno ng mali siya ang mukha nito. Ano nga ang iyong dialogue mo, Shiva? Ayaw mo nang makikipagsapalaran uli kay Marlo? Ayaw mo na uli bigyan ng chance na masaktan ka uli? Parinig ni Ellie sa kanya. Bakit, girl? Tinupad ko naman, diba? Pagsakay ni Shiva rito. Ilang araw naman ako nagpakipot, diba? Parang forever nang katumbas ng mga araw na iyon. Kasi huwag kang magsasalita ng tapos. Ayan tuloy, kinapos ka. Kapos na kapos dahil mukhang ibinigay mo na agad ang bataan. Besh naman, pag-amo ni Sweet. Kunwari ay pagmamaktol niya. Yumakap siya sa likod nito. Sobrang bango ah, parang ready to fight na naman ah. Tudyo uli nito sa kanya. Girl naman. Girl ka riyan, sabi nito. Umupo ka nga rito sa tabi ko nang masermonan kita nang walang humpay. Umupo nga siya sa tabi nito. Hindi siya makatingin ng diretso kahit kanino sa mga ito. Nahihiya siya na hindi niya napanindigan ang mga sinabi niya. Akala ko ba ayaw mo na kay Marlo? Akala ko rin eh. Akala mo. Inirapan siya nito. Kaya naman pala, ilang araw lang ang nakakalipas, pumayag ka nang maisama ka niya sa langit. Hindi na kaya rin ang powers ko na magpakipot eh, katwiran niya. Saka ikaw naman ang nagpayo sa akin na bigyan ko siya ng chance, di ba? Sinabi ko nga yun, pero hindi ko naman sinabing bigyan mo agad ng chance na makaisa sa iyo ang Marlo na yun. Hindi ka man lang nagpakipot ah. Pumunta pa naman kami rito ng ganitong kaaga dahil nag-aalala kami sa iyo ni Chiva. Iyon naman pala, sobrang happy ka sa piling ng Marlo na yun. Sorry na girl, love ko talaga eh, pag-amin niya. E ano pa nga bang magagawa ko? Nandyan na yan, sabi nito. Ano bang plano niyong dalawa? Inalok na niya ako ng kasal kagabi, girl. Tumili ng malakas si Shiva. Oh, ako bang tatahin ng trahe mo? Natatawang tudyot ni Ziva.
Nangilid naman ang luha ni Ellie. Magpaalam kayo sa tatay mo, sweet. Kahit na hindi kayo in good terms, mabuti na iyong hingin mo ang basbas niya sa pagpapakasal niyo. Blessing iyon. Mag-uusap muna kami ni Marlo tungkol doon, Papa Ellie. Bumuntong hininga ito bago siya tinitikan uli. Happy ka ba, sweet? Ano bang klaseng tanong yan, girl? Hindi ba halatang happy ang bruha? Hindi nga mapuknat ang ngiti sa lips? O, parang mapupunit na sa sobrang smile? Huh? Ikaw bang tinatanong ko bakla? Ay nako, naiinggit ka lang kapala parala ni Sweet. Palibhasa, ikaw wala nang bumalik sa mga boyfriend mo nang iwan sa'yo. Biter-biteran ka, Lola. Tudyo ni Chivarito. Tumigil kang bakla ka, pareho lang tayo. Pasimpleng iniwan na niya ang kakulitan ng mga ito. Bumalik na siya sa kwarto. Anong sabi nila? Wala lang, sagot niya. Tara na sa labas nang makausap mo na sila. Anong sasabihin ko sa kanila? Kung anong gusto mong sabihin sa kanila? Baka kagalitan nila ako. Malamang, kaya ihanda mong sarili mo. Pananakot niya rito. Niyakap siya nito. Malinis ang intention ko sa'yo. Bakit naman ako matatakot? That's my love, sagot niya. She kissed him on the lips. Handa ka bang humarap sa tatay ko? Para mamanhikan? Sandali itong natigilan. Parang nabigla ito sa tanong niya. Kung hindi ka pa ready, ready na akong harapin ang tatay mo. Agaw nito sa sasabihin niya. Sigurado ka ba? Bitter pa iyon, saka hindi kami in good terms. Kaya expect the worst from him. Nakahanda ako, sagot nito. Nagtaka siya na parang may diin ang boses nito. His face was also unreadable. Parang galit ito na hindi niya maintindihan. He claimed her mouth. Nasa tamang edad na tayo, kaya kahit patumutol ang kahit sino, walang makakapigil sa akin para pakasalan ka, Catherine Chua. May sasabihin nga pala ako sa iyo tungkol sa tatay ko. Nagtatanong ang mga mata nito. Nakulong siya noon. Nagkaroon siya ng kaso noon. Kaya wala ng publication na tumatanggap sa kanya. Alam ko na ang tungkol doon. And you don't have to worry. Wala namang kaso sa akin yun. Lahat naman ng tao nagkakamali. Kahit ang sarili kong ama, may mga kasalanan din siyang nagawa. Nasaan nga palang family mo? Tanong niya. Nasa US pa rin. Ako lang naman ang umuwi rito. I have an unfinished business to settle. Ako bang unfinished business na iyon? Tumango ito. Nasettle mo na. Wala ka na dapat problemahin. Aniyang yumakap sa baywang nito. Kailan tayo pupunta sa inyo? Itinikil ni Sweet ang pagtipa sa keyboard ng laptop niya para lingunin si Marlo. Nakaupo ito sa kama, nakasandal sa headboard. Mula nang may mangyari sa kanila ay halos gabi-gabi na itong natutulog sa kondo niya. Pero wala siyang planong magreklamo sa setup nila. Kung hindi nga lang nakakahiya, isasuggest niya na lumipat na ito ng tuluyan doon. Para 24 hours na silang magkasama. Sweet, sabi nito sa kanya. Sakalang niya na-realize na lampas-lampas na pala ang tingin niya rito. Kailan tayo pupunta sa bahay niyo para makapamanhikan ako sa tatay mo? Napailing siya. Hindi pa niya napag-iisipan ang tungkol doon. Mabuti na lang at totoong busy siya sa trabaho kaya may excuse siya para huwag munang pumunta sa bahay nila. Kakausapin ko muna si tatay na mag-isa, Marlo. Ikaw ang bahala, pero mas mabuti sana kung isasama mo na rin ako kapag kinausap mo si Ninong Raul. Matagal na rin kaming hindi nagkikita. May mga issues pa kasi kami na kailangang i-resolve. Gusto ko sanang maayos muna namin lahat yun bago kita isama sa kanya. Ano nga bang mga issues na yun, sweet? Hindi ko naman maintindihan kung bakit nagkairingan pa kayo ng tatay mo samantalang kayong dalawa na nga lang ang magkasama. Bumuntong hininga siya. Nasa honeymoon stage pa sila ni Marlo kaya hindi pa sila nakakapag-usap ng tungkol sa mga bagay-bagay sa buhay nila. Kapag nagkakatabi sila, parang palaging may apoy sa pag-ita nila. They would always end up making love. Wala na ituloy silang seryosong napapag-usapan. Saka na lang natin pag-usapan yan, Marlo. In the meantime, hayaan muna nating mangyari ang mga nangyayari. Tatapusin ko muna itong article para sa column ko bukas. Sige, tapusin mo na yan para makahiga ka na rito sa tabi ko. Parang feel ko makipagkwentuhan sa'yo magdamag.
Nakangising sabi nito. Kinilig siya sa matinding antisipasyon. Nginitian na lang niya ito bago muling humarap sa laptop niya. Pinilit niyang mag-concentrate sa isinusulat para makatapos agad siya. At napakahirap para sa kanya ang mag-concentrate sa ginagawa habang alam niyang naghihintay sa kanya si Marlo. After what seemed like eternity, nagawa rin niyang i-type ang huling salita para sa column niya bukas. Nagmamadaling nag-shutdown na siya bago tumabi kay Marlo sa kama. "You're done?" tanong nito. "Yup," sagot niyang yumakap dito. Hinalikan siya nito ng mariin sa mga labi. Parang may apoy na gumapang sa buong katawan niya. Talagang matindi ang epekto nito sa kanya. He made her realize how passionate she was as a woman. She was hot as coal whenever he was beside her. Katulad ngayon. "Pwede na ba tayo magkwentuhan ngayon, Sweet?" Nakangiting tumingala si Sweet para tingnan si Marlo. They just made love. Tumatahi pa ang dibdib niya sa matinding pagod. Her heart was beating so fast as if she came from a race. "Hindi ka ba inaantok?" tanong niya. Umiling ito. "Ikaw, inaantok ka na ba?" "Hindi pa naman. Ano bang gusto mong pag-usapan natin?" "Yung tungkol sa'yo. Ano pa bang gusto mong malaman tungkol sa'kin?" "Ang sabi mo naman, alam mo na ang lahat ng nangyari sa buhay ko for the last 7 years. So, for sure, wala ka namang namimiss na event sa buhay ko. Alam ko lang kung anong nangyari sa'yo. Pero hindi ka naman kasi kasama sa report ng mga inupahan ko kung anong nararamdaman mo sa mga nangyaring iyon sa buhay mo. Ikaw lang ang makakapag-provide sa akin ng impormasyon na iyon. Alin ba sa mga nangyari sa buhay ko ang gusto mong unahin natin?" tanong niya. Wala rin namang paraan para iwasan niyang mapag-usapan nila ang tungkol doon. Besides, she wanted to share it with him. She wanted him to know every little detail of her life. "Umpisahan natin sa nangyari 7 years ago. Ikwento mo sa akin ang pag-alis ng nanay mo." Hindi agad siya nakaimik. Hindi niya alam kung paano niya ikwekwento rito ang tungkol doon. "Wala akong masyadong may ikwento sa'yo tungkol doon, Marlo. Basta ang alam ko lang, umalis si nanay sa bahay namin. Ni hindi siya nagpaalam sa akin. Ni hindi ko alam kung bakit." "Wala bang naikwento sa'yo si Ninong Raul?" "Wala eh. Ayaw niyang sabihin sa akin kung ano ang nangyari. But I can tell na sobrang sama ng loob niya kay nanay. Hindi ko lang maintindihan kung bakit. Dahil hindi ko nga alam kung ano ang punot dulo ng lahat." "Bakit ka umalis sa bahay niyo?" "Hindi na kasi kami magkasundo ni tatay sa maraming bagay." Laki na ng pinagbago niya, Marlo. Baka kahit ikaw, hindi mo na rin siya makilala sa sobrang laki ng ipinagbago niya. Bumuntong hininga siya. Nalulungkot siya sa nangyari sa tatay niya. Hindi na ito nakaahon mula sa depresyon dahil sa pagkawala ng nanay niya sa buhay nila. "Nasaan ang nanay mo ngayon?" Nagkibit balikat siya. "Wala na akong naging balita sa kanya mula nang umalis siya sa bahay namin. Naglaho siya na parang bula. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagpaparamdam sa akin." "Nagagalit ka ba sa tatay mo dahil sa nangyari?" Kinapa niya ang damdamin. Wala na siyang makapanggalit para sa kanyang ama. Umiling siya. "Gusto ko siyang maintindihan, Marlo. Wala naman sigurong nag-akala na magkakaganito ang pamilya namin. Handa naman akong magtiis kasama si tatay. Kaya lang, siya na mismo ang nagpalaya sa akin. At that time, I also felt that I needed to go keep my sanity. Kung mag-iisi ako kasama ni tatay sa bahay, wala rin mangyayari sa buhay ko. Mababaon din lang ako sa depression." "Bakit naman?" "Ayaw ni tatay sa trabaho ko. Ayaw niyang mag-showbiz ako. Tumawa na lang siya para paganiin ang dibdib niya. Araw-araw namin pinag-aawayan iyon." Natahimik ito. Tiningala niya ito. "Oh, natahimik ka na riyan." "Sa totoo lang, nagulat din ako na sa showbiz ka nga napadpad, Sweet. I always imagined you'd be a hardcore journalist. Yung tipo ng reporter na tumutulig sa gobyerno at nag-e-expose sa mga kalokohan ng ibang tao. O kaya ay iyong sumasabak sa mga gera para mag-cover ng news." Ngumiti siya ng mapakla. "Walang tumanggap sa akin, Marlo. Walang gustong magtiwala sa akin dahil anak ako ng tatay ko. Kahit kailan ay hindi niya na-imagine na magiging hadlang sa katuparan ng mga pangarap niya ang daladala niyang apelyido.
Ang akala niya ay malaking bentahe para sa kanya na isa siyang tsuwa dahil maganda ang reputasyon ng tatay niya bilang isang journalist. Ilang awards ang natanggap nito. His name had not been tainted with any controversy. Pero noon iyon. Dahil nang minsang makaladkad ang pangalan nito sa kontrobersya, hindi na ito nakaahon pa. Tama lang na umalis ka sa bahay niyo, sweet. Pag-aalo ni Marlo sa kanya. Bahagya nitong tinapik ang likod niya. Hindi mo ba itatanong kung anong nangyari kay tatay? Kung bakit siya nawala ng trabaho? Alam ko na ang tungkol doon. Oo nga pala, sinusubaybayan nga pala nito ang buhay niya pagkatapos itong iwan siya. Bakit nag-asa kaya ka pa ng oras para alamin kung ano-ano ang naging buhay ko pagkatapos nung mag-migrate sa Amerika? Gusto kong malaman kung anong nangyari sa'yo rito sa Pilipinas. Gusto mo lang makibalita, pero hindi ka man lang nakipag-communicate sa akin for the last 7 years. Nagtatampong sumbat niya. Hindi pa rin niya maiwasang isipin ang tungkol doon. Kung nakipag-communicate ito sa kanya, naging mas magaan sana sa kanya ang lahat ng nangyaring trahedya sa buhay niya dahil may katuwang siya emotionally habang pinagdaraanan niya ang lahat. Bumakas ang grilit sa mukha nito. Hindi ko pa rin kasi alam kung anong gagawin ko. At that time, we were all trying to rebuild our lives. Bakit nga ba bigla ng pag-alis niyo noon? Sobrang bilis na ni hindi mo nagawang magpaalam man lang. Matagal na natahimik ito. Matyaga naman siyang naghintay. Ipinakita niya na gusto niyang marinig ang sagot mula rito. Bumuntong hininga ito bago nagsalita sa wakas. Nagkaroon ng babae noon si Daddy, sweet. Nahuli namin siya ni Mami, kaya nagkagulo ang pamilya namin. Pinapili siya ni Mami. Kami ang pinili niya over that other woman. Pinatawad siya ni Mami, pero ang kondisyon, magmamigrate kaming lahat sa States. Nauna lang kami ni Mami na magsettle doon. Nang maibenta ang kamalayan, sumunod na rin si Daddy sa New Jersey. Masyado bang mahirap para sa'yo na sabihin sa akin yan that time? I'm sorry, pero masyado akong nashock sa nangyari. Idol ko kasi si Daddy eh. Perfect ang tingin ko sa kanya. Kaya nang malaman ko na may ibang babae pala siya, parang gumuho ang mundo ko. Na-disillusion ako in life, in general. Ilang buwan akong depressed kahit noong nasa US na kami. And until now, hindi pa rin kami okay ni Daddy. Hindi pa rin bumabalik sa dati ang relasyon namin. And I guess, what happened will always come between us. Wala na sigurong pag-asa na mabalik pa sa dati ang lahat. Pareho pala tayo na nagka-problema sa mga pamilya natin. Wika niya, saka bumuntong hininga. Gusto ko nang kalimutan lahat ng iyon, kaya nga umuwi ako rito. Gusto ko nang magsimula ng bagong buhay na kasama ka, sweet. Humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Gumanti siya ng yakap. Thank you for your time, Spice Vergara. Salamat sa tiwala mo. I can assure you of a well-balanced write-up. Magiging inspirasyon ka ng marami. Sinamahan ni Sweet ng ngiti ang sinabing iyon. That was the conclusion of her interview with Spice Vergara. Impressed siya sa naging kapalaran nito. Para pala itong modern-day Cinderella. Thank you rin, Sweet, at pinagbigyan mo ang yung request ko na ikaw ang mag-interview sa akin ngayon. Alam kong hectic ang schedule mo. Still, you managed to find para puntahan ako. Nakangiti ring sagot nito. Trabaho ito, kaya wala naman akong karapatang tumanggi. Matamang pinagmasdan siya nito. Sinalubong niya ang tingin. Wala naman siyang maramdaman na may kinikimkim itong galit sa kanya. Genuine ang pakiramdam niya sa pagtanggap nito sa kanya sa mansyon. Mukha rin masaya ito sa piling ng asawa nito kahit pa 10 taon ang tanda rito na naging mister nito. Alam mo ba ang pinsan ko si Narissa Santos? Tanong nito maya-maya. Totoong nagulat siya sa sinabi nito. Naku, hindi ko alam na pinsan mo siya. Alam mo na ngayon. Ayoko sanang takutin ka, sweet. But somehow, parang may utang na loob ako sa'yo dahil sa ginawa mong pambubuking sa amin ni Miggy noon. Napatunayan ko na hindi naman pala siya seryoso sa akin. You saved me from further heartache sa lalaking iyon. Napailing ito. Naalala siguro nito ang pagpapakabaliw nito sa aktor na walang gulugod. Ano yung sinasabi mo tungkol kay Narissa? Obsessed iyon sa karne niya kaya mag-ingat ka. Feeling kasi niya,
isa ka sa mga may kasalanan kung bakit nasa Twilight Zone ngayon ang singing career niya. Hindi bumenta ang latest CD album ni Narisa. Nilangaw daw ang sales ng album nito dahil lumabas ang CD pagkatapos ng write-up niya sa naging pag-uusap noon ni Naomi at Narisa. Naging negatibo ang dating ng huli sa publiko. Wala akong ginawang kasalanan sa kanya. Matapang na sabi niya. Wala siyang isinulat tungkol kay Narisa na hindi totoo. She always checked on her facts. Iyon ang isa sa mga itinuro sa kanya ni Papa Ellie para maging credible siyang mamamahayag. Alam ko, may pagkamal dito naman talaga ang pinsan kong yon. Alam kong capable siyang gawin yon kay Naomi. Sagot nito. Pero obsessed nga yun sa car niya, kaya wala siyang nakikitang katwiran. Ang pinaniniwalaan lang niya, sinira mo ang magandang takbo ng car niya. Sira na talaga ang car niya mula nang pumasok si Naomi sa music industry. Pinataob siya ni Naomi dahil talaga namang mas magaling si Naomi sa kanya. At saka, mas mabait pa. Umismid siya. Natatabunan na ang car ni Narisa bago pa man siya pumasok sa eksena. Ilang beses nang natalo ni Naomi sa mga showdown ng bruha. At ilang beses na rin pinatumba ni Naomi ang sales ng album ni Narisa. Right now, ikaw ang object of obsession ni Narisa. Sweet, kaya nga binabalaan kita. At least, you're aware na may ill feelings siya sa'yo. Kaya makapaghanda ka kahit paano sa kamalditahan niya. Ready naman ako sa mga kagaya niya noong pinasok ko ang trabaho ko. Buti naman kung ganoon. Ano bang pinabalak ng bruha mong pinsan? Hindi naman siya nagbigay ng details. Basta ang sabi niya lang sa akin, noong dalawin niya ako rito last week, inis na inis nga raw siya sa'yo dahil sa ginawa mo sa kanya. At kapag ganoong naiinis iyon, kung ano-anong evil plans ang nabubuo sa utak niya. Demonita talaga ang babaeng iyon sa loob-loob niya. Thanks sa warning, Spice. At least, makakapaghanda ako sa kanya. Sabi niya. Pero ano naman ang pwede niyang gawin sa akin, diba? Hindi naman ako artista. Hindi rin ako singer. Wala rin akong fans para maapektuhan kung sisirain man niya ako. Hay nako, sweet. Naging part din ako ng industry, kaya alam kong malikalig ang mundong yan. At kahit pa sabihin hindi ka artista, maraming pwedeng gawin ang mga taong may galit sa'yo. Sagot nito. Basta, maghanda ka na lang dahil hindi tumitigil yang si Narisa hanggat hindi siya nakakaganti sa mga taong nakakabangga niya. Hayaan mo, susubukan kong paaminin iyon kung anong binabalak niya sa'yo. Tiningnan niya ito. Bakit mo ako tinutulungan, Spice? Natulungan mo rin naman kasi ako noon. Besides, I genuinely like you. Ngintian niya ito. Ngayon, ay alam ko na kung bakit naging mabait ang kapalaran sa'yo. Isang modest na ngiti ang itinugon nito sa sinabi niya. Nabasa mo na ba ito? Kumunot ang noo nang ihagis ni Papa Ellie ang kopya ng kalaban nilang tabloid sa mesa. Ano yan? Urirat niya. Basahin mo ang column ni Lily Aura. Girl, alam mo namang hindi ako nagbabasa ng column ng iba. Iyong sa inyo lang ni Shiva ang binabasa ko. Naging panuntunan na niya iyon mula nang pumasok siya sa trabahong iyon. Ayaw kasi niyang maimpluwensyahan siya ng isinusulat ng iba. Nako-conscious lang siya sa isusulat niya kapag nakakabasa siya ng article ng iba dahil ayaw niyang may makatulad na subject ang write-up niya. Basahin mo, sweet. Importanteng mabasa mo ang column niya ngayon. Sige na nga. Bakit ba umuusok ang bumbunan mo sa galit? Sa pagkakaalam niya, pulos negative ang karaniwang laman ng column ni Lily Aura. Naalala pa nga niya ang Lily Aswang ang tawag ni Manay Senang dito. Panay kasi ang pabibira ng una kay Naomi sa mga column nito. Binuklat niya ang tabloid na inihagis ni Papa Ellie. Hinanap niya ang entertainment page. Sikat na showbiz writer, may questionable family background. Malakas na basa niya sa title ng article ni Lily. Kumunot ang noon niya dahil hindi karaniwan ang subject ni Lily sa article na ito. Bakit showbiz writer ang subject nito gayong napakarami namang artista at showbiz personalities na pwede nitong isulat? Sino naman ang mag-iinteres sa isang showbiz writer? Malakas na tanong niya. Basahin mo na kasi yan para maliunawan ka. Eto na po, masyado kayatang high blood ngayon, girl. Relax! Sinong hindi ma-high blood sa bruhang Lily na yan? Walang work etiquette ang gaga? Nang gagalaiting sagot nito. Tahimik na niyang binasa ang pinanggigikilan nitong artikulo.
Habang binasa niya ang isinulat ni Lily, ramdam niya ang pag-akyat ng dugo niya sa kanyang ulo. Nagdeklara ng gera ang Bainpakta. May ideya na si Sweet kung bakit siya ipinatawag ng publisher ng Bistado sa opisina nito. Pero gusto niyang umasa na hindi tungkol sa article ni Lily Aura ang rason kung bakit gusto nitong makausap siya. Naririndin na kasi siya sa isyo na nilikha ng mapanirang column. Mistulang hotline ang linya ng telepono sa cubicle niya sa dami ng tumatawag para kumpirmahin sa kanyang balita. Si Papa Elle at Shiva ang halinhinang sumasagot ng telepono para sa kanya. Ini-screen ng mga ito ang tawag. Kapag alam ng mga itong kakampi ang nasa kabilang linya, iniaabot ng mga ito sa kanyang telepono. Pero kapag alam nilang maintriga lamang ito, itinatanggi ng mga ito na naroon siya sa opisina. Nagkansela pa talaga ang mga ito sa mga naunang commitment para sa araw na iyon para lang samahan siya. But they could only do so much. Hindi naman siya kayang ipagkaila ng mga ito sa lahat na naghahanap sa kanya. Lalong hindi siya pwedeng itago ng mga ito sa mismong big boss nila. Pero ano ba ang dapat niyang ikatakot? Wala siyang ginawang masama sa trabaho niya. Lily's article was meant to destroy her credibility. Pero wala siyang dapat na ikatakot dahil personally, wala siyang nagawang paglabag sa mga alituntunin ng malayang pagmamahayag. Kumatok siya sa pinsto ng opisina ng publisher nila. Bihirang magawi roon si Mrs. Annalyn Asmeña. At para pumunta ito roon sa ganung alanganing oras ng hapon, siguradong may problema. "Come in." Narinig niyang sabi ng boss niya mula sa loob. Binuksan niya ang pinto. Nakita niyang nakaupo sa likod ng mesa nito si Mrs. Asmeña. Nakabuklat sa harap nito ang tabloid na sigurado siyang ang kalaban nila. At magpapaputol siya ng daliri kung hindi dahil sigurado rin siyang ang column ni Lily ang binabasa nito bago siya pumasok. "Please sit down, Sweet," sabi nito sa kanya. Umupo siya sa silyang iminuestra nito sa kanya. Hinintay lang niyang magsalita ito. Ayaw niyang pangunahan kung ano man ang sasabihin nito tungkol sa kanya. "I'm sure may idea ka kung bakit kita ipinatawag ngayon," tumango siya. "Tungkol sa article ni Lily Aura." Gusto sana niyang idugtong pero nagpigil siya. Ayaw niyang magwala sa galit kahit na nabwisit ng bwisit na siya sa babae. Dinampot nito ang tabloid. "The article was very malicious. Sa opinion ko, masyadong personal ang atake sa iyo ni Lily. Pakialam naman ng reader sa nangyari sa tatay mo noon. You're not a showbiz personality para tirahin ka niya. Wala ka naman sa frontline ng showbiz world para pag-aksihan ka pa niya ng space sa column niya. And honestly, it doesn't make sense too." "Maiintindihan ko ho kung aalisin niyo ako sa trabaho ko dahil sa article na yon, ma'am." Iiyakan niya kapag nangyari iyon dahil napamahal na siya sa kanyang trabaho. Pero wala naman siyang magagawa dahil baka maka-epekto lang sa publication na eskandalong iyon. Nasesense niya na nag-aalala si Naelle Shiva para sa kanya. "Wala akong sinasabi na may balak akong tanggalin ka sa trabaho mo, Sweet. In fact, ni hindi pumasok sa isip ko yan." "Huh?" Umahon ng pag-asa sa dibdib niya. "Pumunta ako rito to offer you help. Kung gusto mo idemenda si Lily Aura, we will provide legal assistance for you. Katulad ng sinabi ko, masyadong malisyosa ang article na isinulat niya. Malinaw ang motibo niya na sirain ang kredibilidad mo sa pamamagitan ng pag-expose sa ginawa noon ng tatay mo. But that's two different cases. Hindi dapat ipasa sa iyo ang naging kasalanan ng tatay mo. I don't understand her at all." Isinentro ni Lily ang article niya sa mga nangyari noon sa tatay niya. Kung paano ito nahuli sa entrapment operation. May mga larawan pa noong nakakulong ang tatay niya at kung paano inurong ng Chinese businessman ang kaso kaya nakalaya ang tatay niya. In fairness, nag-research talaga si Lily Aura para ibagsak siya. Ang daming reactions sa natanggap ng opisina regarding Lily's article. Ewan ko kung bakit pati ang ibang producers masyadong concerned sa balita. Napailing ito. "Pati nga ako nananahimik sa rest house ko sa Tagaytay, nabulabog sa dami agad na callers kaya sinadya ko nang magpakita sa'yo, para kausapin ka ng personal." Hindi siya kumibo. Wala pang rason para mag-react agad siya. Mataman siya nitong pinagmasdan. "So, how are you feeling, Iha? Okay ka pa ba naman?" "Okay pa naman po ako, Mrs. Asmeña," sagot niya.
Ramdam niya ang concern nito para sa kanya. At nakagan iyon kahit paano sa mabigat niyang dibdib. May away ba kayo ni Lily, sweet? Usisa nito. Hindi ko po siya personal na kilala. Nakikita lang kami sa mga showbiz events pero never pa kami nagkausap. Wala siyang planong makipagplastikan dito. Ramdam naman niya na mabigat ang dugo nito unang beses pa lang silang magkita. May idea ka ba kung bakit ka tinitira? Publicist siya ni Narisa Santos, Mrs. Esmeña. At ako ang naglabas ng recorded conversation ni Nanayomi at Narisa. Kinausap ako ni Narisa noon about it. Pinakausapan niya akong i-retract ko ang sinabi ko sa article ko. Did you? Umiling siya. Suddenly, it made sense to her. Naalala niya ang babalang ibinigay ni Spice Vergara sa kanya noong interviewin niya ito. Iyon na pala ang ganting pinlano ni Narisa para sa kanya. Natatandaan ko na ang sinasabi mong article. Pumalatak ang amo niya. Pero grabe naman ang kampo nila. Masyado silang personal umatake. And it's not fair to you. Hindi talaga fair. Pumalatak siya. Katulad ng sinabi ko kanina, kung kailangan mo ng legal assistance, hindi ho ako magdedemanda, Mrs. Esmeña. Dahil totoo naman lahat ng sinabi ni Lily sa column niya. Totoo namang nangyari iyon sa tatay ko noon. Kaya nga hindi na uli siya nakabalik sa pagsusulat. Kahit na, sinisira niya ang kredibilidad mo bilang isang writer. Nakikita mo ba kung anong gustong mangyari ni Lily Aura na iyon? Gusto niyang i-discredit ka. Para nga naman, wala ng producers na kumuha sa'yo bilang publicist. Para wala ng artista na kumuha sa'yo bilang PR woman. She is trying to destroy you, sweet. At hindi tama na hayaan mo lang siya na gawin iyon. You're working hard to build your name in the industry. Huwag mo siyang hayaan na siraan ka ng ganoon-ganoon lang. Hindi niya magagawa iyon, ma'am. Dahil may mga taong gaya niyo at ni na Papa Elle at Shiva naniniwala sa akin. I'll get by. Well, ikaw ang bahala. Desisyon mo yan, sweet. But just in case you need help, huwag kang mag-atumiling lumapit sa akin. O magsabi ka sa editor mo. I specifically instructed Miss Rose to assist you in this issue. Feel free to use your column to defend yourself. Siguradong maraming maghihintay na isasagot mo sa article ni Lily. And you have my blessings to argue and defend yourself on print. Maraming salamat ho, Mrs. Esmeña. Malaking bagay para sa akin na sinusuportahan niyo pa rin ako sa kabila ng lahat. Iba ako mag-alaga ng tao ko, sweet. Wala sa buto ko ang nangiiwan sa ere. Pamilya tayo rito. Lalo na kung ikaw ang nasa tama. Kaya ang laban mo, laban din ng buong Bistado team. Sagot nito. Nagpasalamat uli siya rito at nginitian ito. Nabawasan na siya ng isang alalahanin. May basbas na siya nito para rumesba kay Lily Aswang. Pero gusto niyang pag-aralang mabuti ang magiging hakbang niya. Ayaw niyang magpadala sa bugso ng kanyang emosyon. She wanted to carefully plan her steps. Anong plano mo ngayon? Anong gagawin natin? Inaasahan na ni Sweet na itatanong iyon sa kanya ni Ellie. Tahimik lang si Shiva sa tabi nito, pero alam niyang naghihintay rin ito ng isasagot niya. Sinamahan siya ng mga ito hanggang sa condo unit niya. Mabuti na rin lang na wala sa condo si Marlo pag uwi niya. Nagpaalam ito sa kanya na pupunta sa Laguna para kausapin ang magiging business partner nito sa itatayong negosyong buy and sell. Bukas pa raw ang uwi nito. Sweet. Bumuntong hininga siya. Hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko, Besh. Pag-iisipan ko pa. Ano pang dapat mong isipin? I-pull out mo ang article mo para bukas at sagutin mong isinulat ni Lily. Alam na ni Miss Rose yon. Siya na ang bahalang kumausap sa layout department para mapalitan ang column mo para bukas. Ano naman ang isasagot ko, girl? Na totoong isinulat ni Lily tungkol sa tatay ko? Alam naman ng mga ito ang totoo dahil sa simula pa lang ay wala siyang inilihim sa mga ito. E ano naman kung totoong sinabi ni Lily tungkol sa tatay mo? Hindi naman ikaw ang gumawa nun. Wala ka namang kasalanan. Ang kasalanan ni Juan, hindi dapat ipasa kay Pedro. Ipagtanggol mo ang sarili mo, girl. Huwag mong hayaang gibain ng Lily Aswang na yon ang pangalang pinaghirapan mong buuin sa industriya. Mahabang pangaral nito. Tama si Besh Sweet. Kapag hindi ka rumesbak, iisipin ng buong showbizlandia na true lalo ang isinulat ng bruhang Lily na yon. Sabad ni Shiva.
meaning, wala kang credibility. Gusto mo ba nun? Pag-aaralan ko munang mabuti kung ano ang dapat kong gawin. Sagot na lang niya. Ikaw ang bahala, pero huwag mo akong pigilan sa pag-resba kay Lily. Ang kapal pa ng fez ng babaeng yon na tira-tirahin ka? Akala yata papayag ko siyang apihin ka? Humanda siya sa akin. Huwag na, besh. Laban ko to, kaya ako ang dapat. Laban mo? Laban ko rin. Agaw nito sa sinasabi niya. At laban ko rin, pagsigunda ni Shiva. Ako pa? Yung mga ganyang fight ang hinahanap ng sistema ko. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang umiti sa mga ito. Mahal na mahal niyo talaga ako, no? Aminin niyo na. Abay, syempre naman. Kaya ipapakita namin sa Lily Aswang na yon na nagkamali siya sa ginawa niya. Akala yata ng bruhang iyon nag-iisa ka lang. Umismid na sabi ni Shiva. Lagot siya sa segment ko bukas. Pati si Narisa Santos, humanda rin sa akin. Hindi ko sila tatantanan. Ako rin. Gerang walang humpay ang ibibigay ko sa kanila. Nagkamali sila ng kinante. Sabi ni Shiva. Hindi ko rin sila tatantanan. Tiningnan niya ang mga ito. Determinasyon ang nakita niya sa mukha ng mga ito. Hindi ko ba kayo mapipigilan? Sabay na umiling ang mga ito. Bahala na nga kayo kung anong gusto niyong gawin. Mag-iisip muna ako. Sumusukong saad niya. Huwag ka masyadong mag-isip. Action akong action agad. Karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo. Saka kung hindi mo ipaglalaban ang pangalan mo, iisipin ng mga taga-showbiz na katulad ka nga ng tatay mo. At kung gusto mong magtagal sa trabaho mo, makinig ka sa akin, sweet. Kredibilidad ang sikreto kung bakit nagtagal ako sa industriyang ito. Kaya kung may ambisyon kang magtagal dito sa showbiz, ipagtanggol mo ang honor mo. Otherwise, people think you have none. Napakunot ang noon nito, sabay tirik ng mga mata sa kisame ng unit niya. May nagsabi nun eh, hindi ko lang matandaan kung sino. Sabay-sabay silang napatingin sa bumukas na pinto. Marlo! Gulat na sabi niya. Akala ko bukas ka pa babalik. Anong meron? Sabay na tumingin sa kanya sina Ellie at Shiva. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Marlo sa kanila. Mababa ka sa mukha nito ang pagdududa. May problema ba? Urirat nito. Sasabihin ko ba ang problema ko sa jowa mo, sweet? Napangyui siya dahil sa hindi direktang pag-amin ni Shiva na may problema nga siya. Hindi pa siya handang sabihin kay Marlo ang lahat. Ano yung problema, sweet? Hay nako, ayoko sanang makialam pero naaawa ako sa iyo, sweet. Ako nang magsasabi sa jowa mo. Agaw ni Ellie. Rumipike na ang bunganga nito sa paglilitan niya sa ginawa ni Lily sa kanya. Gigil na gigil ito habang nagkikwento. Kaya kumbinsihin mo si Sweet na ipagtanggol ang sarili niya, Marlo. She owes it to herself. Diyos ko, besh. Ayaw mo pang makialam ng lagay na yan, ha? Ano pa kaya kapag ginusto mo nang makialam? Ani Shiva. Concerned lang ako kay Sweet. Depensa ni Ellie. Sinanyasan niya si Shiva na yayain na si Ellie. Nakuha naman nito ang bibig niya nang sabihin, halika na girl, eskapo na tayo. Teka muna, hindi pa ako tapos. Hayaan na nating mag-usap sina Sweet at Marlo. Matatanda na yung mga yan, carry na nila yan. Awat ni Shiva rito. Pero hinila na ito ni Shiva. Mamayang hapon pa ako pupunta sa publishing, sagot niya. Ipapasa lang niya ang write-up niya para sa deadline niya bukas. Makikipagkita siya sa tatay niya pagkatapos. Niluwangan niya ang pagkakabukas ng pinto nang ma-realize na hindi pa niya inaalok na pumasok ang mga ito. Tuloy kayo. Thank you, sabi ni Manay Senang. Magkakasunod na pumasok ang mga ito. Ang cute naman ng kondo mo. Puri ni Malu bago ito sumupo sa sofa. Thank you. Gusto niya ng juice? Tea o... Huwag ka nang mag-abala. Kalalafang lang namin bago kami pumunta rito. Awat ni Manay sa kanya. Umupo siya sa set. Anong atin? Usisa niya. Si Michelle ang sumagot sa kanya. Nabasa namin ang isinulat ni Lily Aswang. Nandito kami para malaman mo na nasa likod mo lang kaming lahat sa barkada namin. Salamat. Sagot niya pero naguguluhan pa rin siya sa pakay ng mga ito. Bruha talaga ang Lily aura na yon, sweet. Rumesbak iyon sa'yo para kay Narisa Santos.
Naku, bakit ba talagang hindi mawala ang mga kontrabida sa mundo? Dapat sa mga maldita at mga bruha, kinakalos na, para natatahimik ang mundo nating magaganda. Litanya ni Malu. Oo nga eh, pagsang-ayon niya. Natutuwa siya sa mga ito. Kahit kasi hindi siya kilala ng mga ito, ay nagpapahayag ang mga ito ng suporta para sa kanya. Dahil doon, gusto niyang ipaalam ang authenticity na isinulat ni Lily. Salamat sa inyo. Pero totoo ang isinulat ni Lily. Totoong nagawa iyon ng tatay ko, kaya hindi na siya nagsusulat ngayon. Matagal ko nang alam iyon, sweet, sabi ni Manay. Nagulat siya. Bago ako lumapit sa'yo para doon sa recorded conversation ni Naomi at ng bruhang si Narisa, inalam ko muna ang background mo. Alam ko na yung sa tatay mo. Bakit ipinagkatiwala mo pa rin sa akin ang pagsusulat sa article? Why not? Hindi ako naniniwala na may kasalanan ka sa ginawa ng tatay mo noon. Kaya ipinagkatiwala ko sa'yo ang kapalaran ni Naomi. No offense meant, pero kiber ko sa tatay mo. Wala naman siyang kinalaman sa kredibilidad mo bilang showbiz writer. Thank you uli. Wala yun. Naku sweet, welcome na welcome ka sa grupo naming mga ambisyosa. Gusto na kitang maging friend. Gusto ko yung honesty mo, sabi ni Michelle. Tipid ng ngiti ang isinagot niya rito. Magaan din ang loob niya sa mga ito. Totoong sinasabi ni Michelle, sweet. Welcome ka sa barkada namin. Napag-usapan nga namin kahapon na anyayahan ka sa isa sa mga gathering namin kapag free ka na. Parang baptism of fire para sa'yo. Segunda ni Manay. Nakakahiya naman. Sus! Walang nakakahiya. Atat na atat na nga si Naomi na makapagpasalamat sa'yo in person. Pati ang ibang barkada namin. Gustong gusto ko na rin makilala. Lahat kami ay nakikisimpatya sa'yo. Salamat uli sa inyo. Wala siyang masabi sa outpouring na suporta ng ibang tao sa kanya. Lalo tuloy siyang nagkaroon ng lakas upang harapin ang problema niya. Nakatagpo siya ng mga bagong kaibigan dahil sa issue. Hindi na kailangang puntahan ni Sweet ang tatay niya sa bahay nila dahil pagpunta niya sa publishing para magpasa ng deadline niya ay kinahapunan ay nadatna niyang naghihintay na ito sa kanyang conference room. Kanina pa si tatay? Tanong niya kay Shiva na siyang nagbalita sa kanya na naroon nga raw ang tatay niya. Medyo mukhang angarag ang pudra mo. Alam na sigurong issue sa'yo. Pagbabalita nito. Puntahan mo na sa conference room para magkausap na kayo. Thank you. Tumuloy na siya sa conference room. Pagkakita pa lang niya sa mukha ng tatay niya, alam niyang may alam na ito sa issue. Tumayo agad ito pagkakita sa kanya. Anak? Tay? Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Ilang buwan din silang hindi nagkita nito. Hindi ito mukhang nakainom. Bagong ahit ito, napansin din niya na malinis ang gupit ng buhok nito. Maayos din ang pananamit. Nabasa niyo po ba yung sinulat ng reporter na Lily Aura ang pangalan? Nahihiya ako sa'yo anak. Nadamay ka pa sa kaguguhan ko. Nabasag ang boses nito. Huminga siya ng malalim. Mas malinaw na ang isip niya ngayon, kaya nagkakapag-isip na siya. Nakabuo ni rin siya ng pasya kung ano ang gagawin niya. Matagal na ho nangyari yun, Tay. Hindi na nga dapat pag naungkat. Pero naungkat pa rin. Alam kong nahihirapan ka ngayon. May ilang tumawag sa bahay para ma-interview ako. Wala akong pinagbigyan dahil gusto kong magkausap muna tayo. Pero bala kong ibigay ang panig ko para linisin ang pangalan mo. Napailing siya. Hindi na ho kailangan yun, Tay. Sasagutin ko si Lily sa una at huling pagkakataon sa column ko. Pagkatapos, hahayaan ko na lang ang industriya ang humusga sa akin. Dapat akong magpaliwanag, Kath. Ako ang punot dulo ng lahat ng ito, kaya binabato ka ngayon. Hayaan mong linisin ko ang kalat ko. Hahaba lang ang issue kapag sumagot kayo, Tay. Ayokong patulan si Lily dahil baka sumikat pa siya. Kaya nga isang beses lang akong sasagot sa issue. Sagot niya. Hindi naman ako artista, kaya hindi magkaka-interes ng matagal ang mga reader. Tungkol sa akin, may writing career pa naman ako pagkatapos nito. Lumakas ang loob niya sa ipinakitang suporta ng mga taong malalapit sa kanya. Nadagdagan pa ang kakampi niya sa katauhan ng mga ambisyosa, ang barkada din naman ay Senang. Ayaw mo pang tulungan kita sa problema mo ngayon? Mataman niya itong pinagmasdan. Ramdam niya ang pangingimi nito sa kanya.
Humakbang siya palapit dito. Ayusin niyo na lang ang sarili niyo, Tay. Iyon lang naman ho ang matagal ko nang hinihiling sa inyo. Maayos na ako ngayon. Mula nang umalis ka na sa bahay, hindi na ako uminom. Kinontrol ko na ang sarili ko para matigil na ang bisyo ko. Sagot nito. May trabaho na rin uli ako ngayon. Nagsasubmit ako ng mga short stories at kung ano-anong article sa mga publication. May pen name na nga lang akong ginagamit ngayon. Mabuti naman ho kung ganoon. Masaya siya para dito. Nakita niya sa mukha nito na kontento ito sa buhay. Matagal na niyang hindi nakita ang kapayapaang iyon sa mukha nito. Gusto kong ipagmalaki mo uli ako gaya noon, anak. Gusto kong bumawi sa'yo. Bumabawi na kayo sa pag-aayos nyo ng sarili nyo, Tay. Masaya ako para sa inyo. Niyakap siya nito. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka lang. Handa akong gawin ang lahat para malinis ang pangalan mo. Salamat ho, Tay. Pero kaya ko na ho to. May tiwala ako sa'yo, anak. Alam kong makakaya mo ang lahat. Gusto niyang itanong dito ang tungkol sa nakaraan. Pero hindi yun ang tamang oras para doon. She would ask him at the right time and at the right place. Ang importante sa ngayon, nagkaayos na sila uli nito. Unti-unti nilang aayusin ang iba pang detalye sa buhay nilang mag-ama. And they were one step closer to that reconciliation. Bilang panghuli, ibinibigay ko sa inyo, mga mahal kong mambabasa, ang karapatang husgahan ako. Itinataya ko ang kredibilidad ko bilang isang manunulat. Kayo na ang bahalang magpasya kung karapat dapat pa akong maging bahagi ng araw-araw niyong pamumuhay sa pamamagitan ng mga column ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano sa palagay mo, Papa Ellie? Tanong ni Sweet pagkatapos itong basahin ng malakas ang column niya. Iyon ang isinulat niya bilang depensa sa paninira ni Lily sa kanya. Winner ka, Sweet! I'm sure! Mangangarag ang gaga sa naging sagot mo. Sagot nito. Pero, parang kulang ka sa talim. Masyado kang naging mabait sa pagdidepensa sa sarili mo. Kung ako sa'yo, ookrayin ko ng gusto ang gagang yon. Pati si Narissa Santos, idadamay ko sa issue. Sisirain ko ng todong-todo ang bruhang iyon para wala na talagang maniwala sa kanya. Sabi ni Shiva. Okay na yon. Ang importante, nakapagpaliwanag ako sa readers. Siguradong mababasa rin naman ng mga taga-showbiz ang column ko. Diba? Okay na yun sa akin. Masyado kang mabait. Pero okay na nga rin yun. Kapag hindi pa tumigil si Lily Aswang, hindi na talaga ako magpapapigil sa iyo para rasbakan siyang gagang siya. Nakikita niya ang bagsik ni Beshi Ellie dito sa showbiz. Tingnan ko lang kung makadalo pa siya sa mga events sa showbiz. Ipapaban ko siya sa mga kilala kong organizer. Tingnan ko lang kung may maisulat pa siya sa column niya. Ang mga bruha? Siguradong hindi mauubusan ang maisusulat na paninira sa kapwa nila. Sagot ni Shiva. Huwag Sweet ang pagdiskitahan niya para hindi kami mag-away ng tuluyan. Nakaismid na sabi ni Ellie. Titigil na siguro yon. Umismid uli si Ellie. Sana nga Sweet, for her own sake, no? Puntahan natin bukas si tatay sa bahay. Matagal na hindi sumagot si Marlo, kaya nilingon ito ni Sweet. Nakita niya ang pag-aalala sa gwapong mukha nito. Hindi ka pa ready? Tanong niya. Naisip niyang oras na para kausapin nila ang tatay niya tungkol sa relasyon nila. Nakapag-relax na siya dahil hindi na sumagot pa si Lily sa article na inilabas niya para ipagtanggol ang sarili. Ready naman, sagot ni Marlo. Kailan mo siya bala kausapin? Bukas sana. Free ako para makapag-banding tayong tatlo. Sige. Matamang pinagmasdan niya ito. Ramdam niyang hindi ito 100% na sigurado sa sinabi niya. Marlo, kung hindi ka pa handang kausapin si tatay, maiintindihan naman kita. Pwede nating ipagpaliban ang pagkausap sa kanya kung gusto mo. Hinawakan nito ang kamay niya. Kausapin na natin siya bukas para matapos na rin itong agony ko. Napataas ang isang kilay niya. Agony talaga ha? Anong agony iyon? Ngumiti ito at saka kinudlit ang tungki ng ilong niya. Oy, kahit naman macho ako, ninenervyos din ako sa pagharap namin ng tatay mo. Baka tumanggi siyang maging manugang ako. Hindi yun no, kilala ka naman niya.
Saka inaanak ka pa niya, kaya siguradong botong-boto yun sa'yo. Para namang hindi close ang family natin bago kayo nag-migrate sa US noon. Huminga ito ng malalim. Basta, kung ano man ang maging reaksyon ni Ninong Raul bukas, tandaan mo na mahal kita, sweet. Mahal na mahal kita. Nagtaka siya kung bakit sent ito. Pero inisip na lang niya na dala lang iyon ng tensyon sa nakatakdang pag-uusap ni Lon sa tatay niya. Normal lang siguro iyon. Alam ko naman na mahal mo ako, Marlo. I have no doubt about it. Hinalikan siya nito sa mga labi. She kissed him back. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman kakagatin ni tatay. Biro niya. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Tay! Mabilis na lumingon ang tatay ni Sweet nang tawagin niya ito. Kagaya ng napagkasunduan nila ni Marlo, kasama na niya ito nang pumunta siya sa bahay nila. Lumampas ang tingin ng tatay niya sa kanya. Napalis ang ngiti sa mga labi nito. Anong ginagawa rito ng lalaking yan? Bakit kasama mo siya, Kathy? Tanong nito. Hindi naman mukhang nakainom ang tatay niya. Sa katunayan, nakaupo ito sa harap ng computer at waring may isinusulat nang dumating sila kanina. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit parang maguhuramentando ang itsura nito pagkakita kay Marlo. May importante ho sana kaming sasabihin sa inyo ni Marlo, Tay. Sabi niya. Ano yun? Paangil na tanong nito. Nagtataka siya kung bakit mataas ang level ng tension nito. Parang susugurin nito si Marlo anumang sandali. Magpapakasal na ho kami, Tay. Pumunta kami rito para hingin ang basbas nyo. Ano sinasabi mo, Catherine? Magpapakasal na ho kami ni Marlo, Tay. Hindi niyo po ba siya natatandaan? Inaanak nyo siya. Anak siya ng paring cons nyo. Wala akong kumparing traidor. Sigaw ng kanyang ama. Akmang susugurin na nito si Marlo. Pero mabilis niyang iniharang ang sarili niya. Sabihin mo sa ama mo na malaki ang kasalanan niya sa akin. At huwag na huwag siyang magpapakita sa akin dahil baka mapatay ko lang siyang hayop siya. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. It was one thing that her father was so angry. Pero kakaiba rin ang reaksyon ni Marlo dahil hindi ito umiimik kahit pa dinuru-duru ito ng tatay niya at pinagbantaan pa ang ama nito. Kakatuwa ang kakalmahang nakikita niya sa binata. May dapat ba akong malaman, Tay? Hindi ito sumagot. Sakalang siguro nito na-realize ang implikasyon ng pagwala nito. Ano bang nangyayari dito? Bakit nagagalit kayo kay Marlo, Tay? Hindi ka pwedeng magpakasal sa lalaking yan, anak. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag na huwag kang magpapakasal sa kanya. Sabi ng tatay niya. Parang maiiyak ang tono ng boses ito. Bakit ho hindi ako pwedeng magpakasal kay Marlo? Hindi ko kayo maintindihan. Mag-usap na muna kayo, Sweet. Sa labas na muna ako. Sabi ni Marlo. Pero, hayaan mong umalis dito ang lalaking yan, Catherine. Matigas na sabi ng tatay niya. Nasa labas lang ako. Hihintayin kita roon. Sakalang niya binitawan ang kamay nito. Sinundan ni Inet ito ng tingin hanggang sa makalabas ito ng pinto. Umiinom na ba naman buho pa kayo, Tay? Usisa niya sa kanyang ama. Umiling ito. Ilang buwan na akong sober, Kath. Sabi ko nga sa'yo, mula nang umalis ka, sinikap kong magbagong buhay. Maayos na ang buhay ko. Kung sober kayo, bakit nagwawala kayo ngayon? Bakit ba na kayo nagagalit kay Marlo? Hindi ko ho kayo maintindihan. Malalim ang hiningang pinakawala nito. Iminuwestra nitong maupo sila sa sofa. Sakalang niya na-realize na nakatayo pa pala siya mula pa kaninang pumasok siya. Nangihinang umupo siya sa sofa. Matagal bago ito nagsalita. Ayoko na sanang malaman mo pa ang tungkol dito, Kathy. Pero hindi ko na kayang pigilan pa na malaman mo. Huminga na naman ito ng malalim. Pinaalis ko noon ang nanay mo. Pinalayas ko siya sa bahay natin dahil nalaman ko na may relasyon sila ni Cons Chavez, ang tatay ni Marlo. Ho? Gulat na sambit niya. Imposibleng mangyari yun. Lagi magkasama noon sina Tita Dayan at si Nanay. Iyon lang ang paalam sa atin ng nanay mo. Pero ang totoo, si Cons ang lagi niyang kasama tuwing mag-out of town siya. Akala siguro niya, hindi namin siya mabubuking ng pamilya niya. Pero nagkaalaman nga,
Pinapili ni Maring Dayan si Cons at siya ang pinili ng Trantado. Pinalayas ko naman ang nanay mo dahil hindi ko na kayang makisama pa sa kanya. Sunod-sunod ang ginawa niyang pag-iling. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Parang bomba iyon na sumabog sa mga tainga niya. Nayinig ang buong pagkatao niya. Nayinig ang mundo niya. Alam ho ni Marlo? Tumango ito. Alam niya ang lahat. Galit na galit siya sa nanay mo. Hinawakan nito ang kamay niya. Nagkamali ako na hindi ko nasabi agad sa iyo, Kathy. Hindi ka na sana niya naloko. Patawarin mo sana ako, anak. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko kasi kayang harapin ang katotohanan na niloko ako ng nanay mo. Na ipinagpalit niya ako sa kinang ng pera na ibinibigay ni Cons ang luho na hindi ko kayang ibigay sa kanya. Hindi siya nakaimik. Alam ni Marlo ang lahat. Iyon lang ang paulit-ulit na nag-echo sa mga tainga niya. Kung alam ni Marlo nagkaroon ng relasyon ang nanay niya at ang daddy nito, bakit hindi nito sinabi agad sa kanya? Tumayo siya. Kailangan namin mag-usap ni Marlo, Tay. Huwag kang maniniwala sa kanya, anak. Gumaganti lang siya sa nanay mo sa pamamagitan mo. Gusto niyang sirain ka. Gaya rin ang pagsira ng nanay mo sa pamilya nila. Nasa Amerika ang buong pamilya nila, Tay. Nandoon din ang daddy niya. Her voice trailed off. She was not sure anymore. Wala sa Amerika ang daddy niya. Sumama lang siya sa pamilya niya noong una. Pero bumalik siya sa Pilipinas at ibinenta ang kamalayan. Sila na ng nanay mo ang magkasama ngayon. Tinangka ko pang suyuin ang nanay mo, kaya nga nagkaroon ako ng kaso. Pero matigas sa pagtanggi dahil sa kayamanan na meron si Cons, kapalit ng kaya ko lang na imaibigay. Hindi niya tayo inilalaman lang, lalo ka na Catherine. Gusto kong gumawa ng madali ang pera para bumalik siya sa akin. Sa pag-aakala ko na yun, ang habol niya. Pero nagkamali ako. Lagi akong sinusumbatan ng nanay mo nung kung sana tinanggap ko na ang mga suhol sa akin ng mga mayayaman at maimpluwensyang tao noon para lang isulat ko baka mayaman na tayo at nasunod ko ang kapristo niya. Pero nahuli nga ako nang ginawa ko na ang bandang huli para bumalik lang ang nanay mo. Nasira ang pangalan ko at nasadlak ako sa bisyo. Lalo nang hindi kami nagkaayos ng mukhang perang ina mo. Umiling siya. Kakausapin ko si Marlo, Tay. Kailangan ko siyang makausap. Basta, kahit na anong mangyari, huwag kang maniniwala sa kanya. Naghihiganti lang siya sa iyo, anak. Gusto niyang takpan ang kanyang mga tainga. Namamanhid ang buong katawan niya habang naglalakad siya palabas. Pumasok sa sakotse ni Marlo. Totoo ba? Na gusto mo lang maghiganti sa akin, Marlo? Diretsyang tanong niya. Ayaw niyang magpalikoy-likoy pa. Wala itong balak na sabihin sa kanya ang lahat dahil kung talagang ginusto nito, matagal na dapat nitong sinabi iyon. Tumango ito. Diyos ko. I'm sorry, sweet. Iyon ang intention ko noong una. Pero noon yun, sabi nito. Nang makita uli kita, I fell in love with you all over again. At nabura ang galit ko para sa nanay mo sa pagsira niya sa pamilya namin. Hindi siya kumibo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Mahal kita, sweet. Lahat ng sinabi ko sa iyo noon, totoo ang lahat ng iyon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay nanay at sa daddy mo? Umiling ito. Nagulat ako na hindi mo alam ang tungkol doon nung una tayong magkita uli, sweet. But I didn't think it was my story to tell. Pareho lang naman tayong biktima ng sitwasyon. Ang tatay mo ang may karapatang magsabi sa'yo kung ano ang nangyari sa pamilya nyo. Wala sa akin ang desisyon. Matagal siyang hindi kumibo. Mahal kita, sweet. Sana maniwala ka. Patutunayan ko yun sa iyo. Naiintindihan ko na siya kapa sa ngayon dahil parang pinaglaruan lang tayo ng tadhana. But we'll get by dahil mahal natin ang isa't isa. Umiling siya. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko, Marlo. I'm sorry. Hindi ka naniniwalang mahal kita? Hindi ko na alam. Naguguluhang sagot niya. Lumabas na siya ng kotse at bumalik sa bahay nila. Sinalubong siya ng tatay niya. Pagkatapos ay umiyak siya ng umiyak sa balikat nito.
alam niyang magiging maayos na ang lahat sa pagitan nila ng kanyang ama. Pero nakakalungkot lang na sila naman ni Marlo ang hindi maayos. Talaga nga yatang hindi pwedeng maging okay ang lahat ng aspeto ng buhay niya nang sabay-sabay. You really can't have it all, Miss Catherine Chua. Nabasa mo na ba to? Parang deja vu kay Sweet ang eksenang iyon. Inilapag ni Papa Ellie ang tabloid sa ibabaw ng mesa niya. Matagal niyang tinitigan iyon. Nahagip ng mga mata niya ang title ng column ni Lily Aura. Anong mayroon dyan? Tanong niya. Basahin mo na lang para malaman mo. Sagot ng kaibigan. Ayaw ka talagang tigilan ng Lily na yon, Sweet. Sabi ko naman sa'yo, hindi uubra ang malumanay mong strategy sa gagang iyon. Hindi iyon nasindak, kaya umulit pa. Dinampot niya ang tabloid. Binasa niya ang nakasulat doon. Odd Couple, ang banner ng story ni Lily. Nang basahin niya iyon, tungkol sa kanila ni Marlo ang laman. Nakalagay roon ang relasyon ng nanay niya at ng daddy nito. The write-up was malicious. Pero ano pa ba ang dapat niyang asahan mula kay Lily? Gaga talaga ng babaeng iyon. Ayaw kang tigilan. Gapitan mo na kasi. Nang mas marahas na strategy, para tumigil na ang bruhang iyon. Pati ba naman kayo ni Marlo? Hindi niya pinaligtas sa intriga? Dapat ay rumampa kayo ni Marlo sa isang showbiz event para mapatunayan mo sa Lily Aura na iyon na hindi totoong gusto lang maghiganti sa iyo ni Marlo kaya naging kayo. Hindi siya kumibo. Nag-init ang mga mata niya dahil sa sinabi nito. Malakas ang pang-amoy nito kaya nahalata agad nito ang naging reaksyon niya. True ba ang isinulat ni Lily? Tanong nito maya-maya. Tumango siya. OMG! Maarteng reaksyon ni Chiva na nakikinig lang sa isang tabi. Paano nangyari iyon? Kailan mo pa na-nose yan? Ang sweet nyo pa nung huli ko kayong makita eh. Nalilitong sabi ni Ellie. Noong makalawalang besh, sagot niya. Ayoko na muna sanang napag-usapan. Diyos ko, paano natin sasagutin ngayon ang Lily Aswang na yun? Ayoko na siyang patulan, Papa Ellie. Bahala na ang Diyos sa kanya. Sagot niya. Apektado siya sa article na iyon. Hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya makapaniwala na hindi malinis ang intention ni Marlo sa kanya. Wala siyang nahalata rito. Nagpakatanga at nagpakabulag siya sa pag-ibig niya para dito. Pero parang mahal ka naman talaga ni Marlo ah. Nafi-feel ko na tunay ang pag-ibig na yon. Sabi ni Shiva. Nakapag-usap na ba kayo, Sweet? Ayoko muna siyang kausapin, Besh. Wala rin naman akong matinong sasabihin pa. Hindi ko pa alam kung anong gagawin ko at kung anong sasabihin ko sa kanya. Napapagod na ako. Gusto ko na lang munang mag-focus sa trabaho ko. Sa kauna-unahang pagkakataon, parehong walang nasabi ang mga ito. Katulad ng sumunod na araw sa trabaho niya, naging busy siya sa pagdalo sa iba't ibang showbiz gathering. Napatunayan niyang walang epekto ang naging follow-up article ni Lily Aura tungkol sa kanya dahil dagsa pa rin ang imbitasyon sa kanya para mag-cover sa iba't ibang showbiz events. Isa sa mga dinaluhan niyang events ay ang press launching ng bagong recording company, ang Millennium Records. Katatapos lang ng bagong presentation ng history ng kumpanya at nakapila na ang mga bisita sa buffet table nang may tumabi sa kanya. Bilib din naman ako sa tapang mo, Sweet. Talagang nakakaya mo pang dumalo sa mga ganitong gatherings, ha? Imbitado ako rito. Kaya bakit naman hindi ako dadalo? Sagot niya sa parunggit ni Lily. Kanina pa niya nakita ang babae. Standout ito dahil ito lang naman ang malakas ang trip na magsuot ng trench coat sa kainitang iyon ng panahon. Balita ko. On the rocks na raw ang relasyon niyo ng jowa mo. Apektado kaya sa isinulat ko? Talagang paghihiganti lang ang ulterior motive niya sa pambubola sa'yo, no? Kalmadong nilingon niya ito. Ngising demonyo ito. Sorry to disappoint you, pero hindi ikaw ang rason kung bakit kami naghiwalay ni Marlo. Really? Tuya pa nito. I'm sure, natauhan na iyon na hindi ka naman worth it. Ewan ko ba kung bakit masyadong madaling makalimot ang mga tao sa showbiz? Nakalimutan nila na mangungotong ang tatay mo. At ang puno ng mangga, hindi pwede mamunga ng santol. Kaya I'm sure, pagdating ng panahon, lalabas din ang tunay mong kulay. And I'm sure na nandyan ka para hintayin ang pagdating ng panahon na yon. Sagot niya.
Scared naman ako. Ang yabang mong magsalita. Akala mo kung sino ka na. Bakit? Hindi ba totoo? Patuloy ang tanong niya. Talaga namang ang dami mong time para subaybayan ang buhay ko, di ba? Believe nga ako sa'yo. Kasi kahit nga past ko, nagawa mong kalkalin. Ang dami mo talagang time para sa'kin. Sinamantala niya ang pagkatigalgal nito. Saka, in fairness to you, talagang pinag-aaksehan mo ako ng space sa column mo. Celebrity rin ba ang tingin mo sa'kin, Lily? Kasi pinasisikat mo ako ng husto. May fans na ngang gustong magtayo ng club para sa'kin eh. Huwag kang magugulat kung isang araw, bigla na lang ako magkaroon ng TV show. I'm sure, lalo kang maiinggit sa'kin. Excuse me, hindi ako naiinggit sa'yo, no? Bakit ako maiinggit sa isang katulad mo na may nanay na kurutay? At bakit ako maiinggit sa'yo samantalang iniwan ka ng jowa mo? Nang gagalaiting sabi nito. Tumaas ang boses nito, kaya napatingin sa kanila ang ibang bisita roon. Halos lumabas na ang litid nito sa legs sa matinding galit. Ang taas ng tingin mo sa sarili mo, sweet. Akala mo kung sino ka, porke ang daming celebrity na kinukuha ka para maging publicist nila. Sino ka ba? Kabago-bago mo palang noon, para ka ng reyna kung umasta. Ibig sabihin, kahit noon pa, pansin na pansin mo na ako. Talaga naman palang may bad blood ka na sa akin dati pa. Natutuwa siya dahil nawawala na ang poise ito. Inilabasan nito ang tunay nitong kulay. Nakalimutan yata nito na sa isang malaking event ang kinaroroonan nila. Siguradong maraming mati-turn off sa ugali nito. Ayaw ng mga taga-showbiz na may palangkerang gaya nito. Wala akong blood-blood sa'yo. Wish mo lang. Nandidilat na wika nito. Naiinis lang ako sa'yo dahil tinitira mo ang alaga ko. Hindi lang si Narisa Santos ang may karapatang ipagtanggol ang sarili niya. Naging fair lang ako kay Naomi nung isinulat ko ang article ko. Depensa niya. Ang sabihin mo, talagang papansin ka. Naghahanap ka talaga ng maiisulat para bumango ang pangalan mo. At the expense na alaga ko. Hindi ako papayag na maulit iyon. Excuse me, Lily. Pero wala akong time na patulan ka pa. Nasabi ko na ang gusto kong sabihin sa'yo. So, if you'll excuse me, gusto ko na sanang kumuha ng food. Akmang hihilahin nito ang buhok niya, pero may kamay na pumigil dito. Pagtingin niya sa pumigil dito ay nakita niya si Marlo. Sumikdo ang dibdib niya nang makita niya ang binata. Ilang linggo na niyang hindi ito nakikita. At kung magpapakatotoo siya, miss na miss niya na ito. Wow! Anong ginagawa mo rito, Marlo Chavez? Sinisiguro ko na hindi mo masasaktan si Sweet. Sagot ni Marlo. Wow! Bakit playing hero ka sa anak ng babaeng umagaw sa daddy mo? We should be on the same side. Magkampihan tayo dapat. Laban sa babaeng yan. Mahal ko si Sweet. At mali ka sa sinabi mo na gusto ko lang maghiganti sa kanya. Sagot nito. Bumaling ito sa kanya. Baka pwede na tayong mag-usap, Sweet. Hindi siya natinag sa kinatatayuan niya. Lumipas na ang galit niya para dito. Gusto lang niyang titigan ito ng titigan. Miss na talaga niya ito. Sorry to interrupt your event, Miko Tolentino. Nilingon niya ang lalaking kinawayan ni Marlo. Nag-thumbs up sign lang si Miko Tolentino, ang may-ari ng Millennium Records. Sakalang niya napansin na sila na ang object of attention ng mga bisita roon. May dinukot si Marlo mula sa bulsa ng suot na polo. Iniabot nito sa kanya ang kahita. Ano to? Marry me, Catherine Chua. Be my wife. Spend the rest of your life with me. Sabi nito. Binuksan nito ang kahita at saka isinuot sa darili niya ang singsing na laman niyon. There. It's perfect. Sabi nitong iniangat ang kamay niya. Nagpalakpakan ng mga bisita. Halika na, Sweet. Sa ibang lugar na tayo mag-usap. Tulala si Lily Aura nang dumaan sila sa tapat nito. Bumalik pa si Marlo para kausapin ito. By the way, you're not invited to our wedding. Bawal ang kontrabida roon. Sabi nito. Namula ang mukha ni Lily. And Sweet took pleasure seeing it. Good luck. Ninang ako sa first baby niyo, ha? Hindi na niya alam kung sino ang mga sumigaw na iyon. Magkahawak kamay sila ni Marlo habang papalabas sa pinto ng venue.
para siyang nakalutang sa ulap habang tinatawid nila ang daan patungo sa parking lot. Kilala mo si Mr. Tolentino? Usisa niya nang makapasok ito sa kotse nito. He's a good friend of mine. Sagot nito. Pinaandar na nito ang makina ng kotse. Tumahimik na lang muna siya. May pagkakataon na para mag-usap silang dalawa. Gusto muna niyang namnamin ang katatapos lang na eksena. Sinulya pa niya ang singsing sa kamay niya. Tama si Marlo. It was perfect on her finger. Sa isang townhouse siya dinala nito. Fully furnished ang loob niyon. Kanina to? Tanong niya. Sa atin. Dito tayo lilipat pagkatapos ng kasal natin. Bakit parang siguradong sigurado ka na magpapakasal nga ako sa'yo? Dahil mahal kita, sweet, at hindi ako titigil sa pagkumbinsi sa'yo hanggat hindi ka pumapayag na magpakasal sa'kin. Anak ako ng babaeng sumira ng pamilya niyo. Paalala niya rito. Wala kang kasalanan sa ginawa ng nanay mo. Gaya ng wala kang kasalanan sa ginawa ng tatay mo. You are your own person. Kaya hindi dapat na ipasa sa iyo ang kasalanan ng taong nanakit sa pamilya ko. Tanga pa ako noon. Patawarin mo ko. Hindi siya kumibo. Yumuko lang siya para itago ang sakit na nararamdaman niya. Bumangon ang hinanakit niya para dito. Guilty ako na binala ko maghiganti sa iyo dahil sa ginawa ng nanay mo sa pamilya namin. Saka si daddy ang lalaki. Silang dalawa ang may kagustuhan na gawin iyon. I was blinded. Masyadong nasaktan si mami. Naging alcoholic siya nang makarating kami sa States at iniwan kami ni daddy ng tuluyan para sa nanay mo. Pero hinayaan na lang namin kahit sobrang apektado si mami. Kumusta daw sila? Si Tito Cons at si Nanay Gian? Tanong ni Sweet. Kahit naman ganun ang nangyari, nanay ko pa rin siya. Lahat halos sa pamilya namin nagalit kay daddy. Consequences ng mga action nila. At ang huli kong balita, may sakit daw si daddy at si tita Gian ang nag-aalaga. Naubos na rin ang naipon ni daddy, nawala pa at nalugi ang business na itinayo nila nang siya lang ang pinagkakakitaan. At si tita Gian, hindi rin makapagtrabaho. Una, may edad na. Pangalawa, walang mag-aalaga kay daddy. Grabe yung balik ng buhay sa mga desisyon nila na hindi pinag-isipan. Sana naman okay si tita Dayan sa States. At si tating naman, ay unti-unti na rin bumabangon. Saglit na nagkatitigan ang magkasintahan at sabay na nagpatak ang luha sa piski ni Sweet, isang banayad na halik sa labi ang ibinigay ni Marlo. Alam mo ba, Sweet? Nang makita uli kita? Ewan ko kung anong milagro ang nangyari at nawala ang bigat sa dibdib ko. Maniwala ka sana, Sweet. Mahal na mahal kita. Matamang pinagmasdan niya ito. Obvious na nangangayayat ito sa ilang linggong hindi nila pagkikita. Please forgive me, Sweet. Bigyan mo ako ng chance. Last chance para patunayan ang sarili ko sa'yo. Sandali lang siya nag-isip. Hirap na hirap siya sa nakalipas na ilang linggo na hindi niya ito nakikita. Para siyang robot na kumikilos. It was only that she could feel something. Sige, Marlo. Anong sige? Parang nabuhayan ang itsura nito. Mahal din kita. I've been loving you for too long. Parurusahan na lang kita habang buhay gaya ng offer mo. Thank you, Sweet. Saka pa lang siyang umiti. You know what? I love you. I love you too. Alam niyang matatagalan ang proseso ng paglimot. Pero ang importante, mahal nilang isa't isa. At handa siyang sumugal para sa isang future na kasama si Marlo. Kakausapin ko na lang si tatay. Nakausap ko na siya bago ako pumunta sa lunching kanina. Sinabi ko sa kanya na gusto kitang pakasalan. At huwag siyang matakot dahil hindi ako naghihiganti lang. Totoong mahal kita at handa akong patunayan yon sa pamamagitan ng pagpapakasal sa'yo. Baka naman pahirapan mo lang ako kapag mag-asawa na tayo. Aniya. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi kita magagawang saktan o pahirapan. Masyado kitang mahal para gawin iyon sa'yo, Sweet. Talaga? Talagang talaga. Inangkin nito ang mga labi niya. They kissed passionately. At alam ni Sweet na magsasama sila habang buhay. Anak, namamadhid ang buong katawan ni Sweet habang kaharap niya ang kanyang ina.
hiningi niya ang permiso ng kanyang ama para makausap ito. Ayaw naman kasi niyang sagasaan ang damdamin ng tatay niya. Pero ang sabi nito, hindi naman daw siya pipigilan nito na kausapin ang nanay niya. Kumusta na kayo? Tanong niya. Mabuti naman. Pilit na ngumiti, nagbago ng itsura ng nanay niya mula noon na dati ay maganda na kahit simple ay halatang ang kinaganda na namana ni Sweet. Siguro, dahil na rin sa hirap na pinagdaanan nito ngayon kasama si Tito Cons na daddy ni Marlo. Kaya nagbago bigla ang itsura. Palabas na isinusulong ni Marlo ang wheelchair ng daddy niya na halatang nahihiya at bagsak ang timbang na. Nadadialysis pala si Tito Cons kaya ang bilis ng pagbagsak ng katawan. Kung ano man ang nangyari noon sa pamilya natin, wala nang paraan para baguhin pa iyon. Tanggapin na lang siguro natin na hindi talaga nakatakdang mabuo ang pamilya natin. Sabi ni Sweet, she had learned to accept it. Katulad din ng pagtanggap ni Marlo. Nakausap na rin ito ang ama nito nang masinsinan na kaya nakaharap sila ngayon sa kanila. Naunawaan naman ng Tita Diane sa Amerika ang desisyon nila na magpakasal at nalaman na rin niya ang kalagayan ng dating asawa. Nagkapatawaran na rin ang mga ito kahit paano. Imbitado ba ako sa kasal mo, anak? Halata ang pananabik sa boses ng nanay niya at niyakap siya ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Matagal ko na po kayong pinatawad, nay. Ramdam niya ang tila panghihinayang sa boses ng ina para sa mga panahong hindi siya nito nadamayan. Iniabot niya rito ang wedding invitation. Pero maiintindihan mo naman siguro kung hindi ako makakadalo. Pero gusto kong malaman mo na hangad ko ang kaligayahan mo, anak. Kahit noon pa. Alam ko naman iyon, nay. Sana ay dumating ang araw na mapatawad na rin ako ng tatay mo, anak. Sana ay mapatawad niya ako. Si tatay lang pong makakasagot niya, nay. Sa tamang panahon, dalangin ko po ang magkausap din kayo ni tatay. Tumango ito. Pagkatapos ay niyakap uli siya nito. Maraming salamat sa pagpunta mo rito. Ayoko hong may gusot pa sa buhay ko bago ako ikasal, nay. Gusto ko maging planchado ang lahat at may bendisyon ang pagsisimula namin ng pamilya. Sagot niya. Salamat ng marami, anak. Magkahawa kamay na umalis na ang magkasintahan. Masaya silang magbubuo ng pamilya at mga pangarap na buuuin nila na hinding-hindi na sila maghihiwalay. Hindi na lang pangarap ko ang iibigin ka, Marlo, kundi kasama na niya at sigurado siyang hindi na sila bibitaw. Sure ka na ba talaga sa lalaking yan, Sweet? Tanong ni Manay Senang. Parang masyado na yatang late para magduda pa ako, Manay. Natatawang sagot niya. Ang pag-aari nitong eventologist ang kinuha niya para ma-organize ang kasal nila ni Marlo. And she was asking her sa mismong araw ng kasal niya. Inaayos ng hairstylist na provided ng eventologist ang buhok niya para sa pagrampa niya sa aisle ng simbahan mamaya. Nagsisiguro lang ako, baka magbago pa ang isip mo. Never, sagot niya. Very good, sakalang itong ngumiti. Ano ba yun, Manay? Para namang tinetes niyo pa ang bride kung magbabago ang isip niya. Natatawang komento ng hairstylist. Gusto ko lang marinig ang conviction niya. After all, for life na silang magsasama na magiging husband niya. At least, alam ko na siguradong sigurado na siya. Kaya go! Ngitindian niya ito sa salamin. She was a radiant bride. Napatunayan ni Sweet na hakbang lagdalakad iyon sa aisle. Kumpleto ang magkakaibigang ambisyosa, pati na ang mga kaibigan niya na MG Group ng P. Gomez, ganun din sina Papa Ellie at Shiva, ay mangiyak-ngiyak pa habang pinapanood siyang rumarampas sa awit at saliw ni Regine Velasquez na pangarap ko ang ibigin ka. Pero na kay Marlo lang ang mga mata niya. Napakagwapo ng groom niya. She could only sigh in happiness. I love you. Sabi nito, nang iabot ni Tatay Raul niya ang kamay niya rito. I love you too, sagot niya, and they walk hand in hand towards forever.